manood, makisaya, manalo, paano? Sundin lamang ito. Step 1, pumunta sa iyong FB account at hanapin ang search bar or magnifying glass icon kagaya nito. Step 2, itype ang GD Radio sa inyong search bar at siguraduhing lalabas ang kamukhang icon kagaya ng nasa picture. Step 3, hanapin ang latest live tuwing Monday, Wednesday at Friday 5 PM ng hapon at i-click ang share sa ibaba. Step 4, kapag na-click na ang share, may lalabas na 3 button, piliin ang right post. Step 5, i-check kung nasa public na ang inyong settings. Kung hindi pa, piliin ang icon na ito na kagaya ng nasa picture. At step 6, ganito na ang lalabas sa profile nyo kapag naka-public share at magkakaroon na kayo ng sharer badge kapag nag-comment kayo. Kung isa ka sa lucky winner sa araw ng live namin, mag-message lamang kay Joshua GT Radio para sa detalye ng inyong premyo.
something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Belaris Communities, located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page, Belaris Communities and Belaris Realty. Live your dreams at Belaris. Choose Belaris Communities. Invest in manood, makisaya, manalo. Paano? Sundin lamang ito. Step 1, pumunta sa iyong FB account at hanapin ang search bar or magnifying glass icon kagaya nito. Step 2, itype ang GD Radio sa inyong search bar at siguraduhin lalabas ang kamukhang icon kagaya ng nasa picture. Step 3, hanapin ang latest live tuwing Monday, Wednesday at Friday 5 PM ng hapon at i-click ang share sa ibaba. Step 4, kapag na-click na ang share, may lalabas na 3 button, piliin ang right post. Step 5, i-check kung nasa public na ang inyong settings. Kung hindi pa, piliin ang icon na ito na kagaya ng nasa picture. At step 6, ganito na ang lalabas sa profile nyo kapag naka-public share at magkakaroon na kayo ng sharer badge kapag nag-comment kayo. Kung isa ka sa lucky winner sa araw ng live namin, mag-message lamang kay Joshua GT Radio para sa detalye ng inyong premyo. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang makiling, Diyos na sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang binilang, kuya ka ng makiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak. Manood!
makisaya, manalo at maging maalam! Isang magandang-magandang hapon po sa lahat ng nakatutok ngayon pa lamang sa ating Wednesday Live. Siyempre po, kung ini-expect ninyo na GTpreneur tayo ngayong hapon, meron po tayong special na interview ngayong hapon na ito. Kaya pinagpaliban po muna natin ang ating GTpreneur. Ako po, si Tita Burger. And siyempre po, babati muna po kami ng magandang-magandang hapon po. Kahit maulan pa rin, mag-iingat po ang lahat. Siyempre sa pag-uwi, mamaya. Magandang-magandang hapon po sa ating mga solid viewers, followers. Stay tuned lang po kayo dyan at maganda po ang ating talakayan. Ayan, ang interview natin. Ayan, ako po ang inyong Tito Burger. At syempre nga po, first week pa rin tayo ng July. July 6, 2022. Pag sinummarize mo nga naman yung 2022, 6 pa rin ano? Tapos July 6. Magandang-magandang hapon po mga solid JJB supporters, ka-GT Galawang Tapat, at syempre sa lagi nating mga suki na mula Lunes, Miyerkules hanggang Biyernes, kasama natin lagi. Baka nga po nagtataka kayo, hindi tayo ngayon GTpreneur. Ibinabalik po natin ang ating diretsahang talakayan. Ako po si Ma'am Norlene. So samahan niyo po kaming muli sa humigit kumulang 2 oras na atin pong kasiyahan, may mga tawanan, pero ngayon pong hapon medyo kakaiba. Yes. Kasi yung paksa natin ay makaka-relate ang bawat San Josenyos, di ba? Correct. Oo. Kasi nung mga nakaraang linggo, kahit nakaraang buwan, eto na yung usap-usapan sa social media na mas naging maingay pa pagpasok ng July 1. Kaya naman, ngayon, pag-uusapan na po natin yan, diretsahang talakayan po yan. Yes, at syempre po, sana naman po, kahit papano ay malinawan ang inyong kaisipan at masagot ang inyong katanungan. Syempre, maya-maya po yan ay mapapakinggan nyo na po at naway sana masagot ang inyong mga katanungan sa inyong kaisipan. And welcome back muna natin si Tita Burger. Yes, so, naiilo pa ako after spin the wheel. Pero tanong ko lang po, bakit po ba talaga ako? Kapalit-palit po ba ako? Char! Hindi. Syempre naman, alam niyo naman si Tita Burger, walang inuurungang challenge siya. Yes, that's right. And speaking of that, sana kayo rin walang urungang challenge gaya ng pag-share ngayong hapon na ito ng ating live publicly. Dahil napaka-special po ng topic natin ngayon para mas maraming consumer pa ang makaalam kung ano nga ba pag-uusapan natin. I-share nyo po yan publicly at itag nyo po sa inyong 33 friends. And this is very informative. At the same time po, ang tanong na aming pinag-usapan ay hindi po gawa lang namin. Ito po ay galing mismo sa inyo. Pero bago natin simulan yan, shout out ko lang. Nakita ko kasi kanina nag-appear at nanonood sa atin ngayon ang ating nag-iisang bukal, Jason Abalos. Hello po, Bukal! Magandang hapon po sa inyo. And nakita din naman natin, di ba? Nagsimula na rin siya ng kanyang trabaho sa ating sangguniang panlalawigan. Oo, at eto na nga, Ma'am Norlene and Sir Roy. Yes. Speaking of Bukal, Bukal din sa ating puso ang pamimigay pa rin ng project share. Correct. Ngayong hapon na ito. Kaya naman, ang ating pong project share ay nag-uumapaw pa rin sa dami. Makikita nyo po sa likod ni Tito Burger. Ayan. Yes. So, nung Lunes kung ano-ano yan. Ipinakita po natin dahil back to school na, may mga nag-start na ng face-to-face, lalo na yung mga nasa daycare center, yung ating mga bag na pang-elementary. Oo, yes. Pang-elementary. Yes. Grade 1 to grade 6. Face mask at saka bag yung kanila. Eto na nga, Ma'am Norlene and Sir Roy. Nag-share kasi ako ng post ng JGT Pampes. Nais ko lamang pong linawin sa lahat ng nagko-comment na kailangan po i-PM natin mismo dun sa JGT Pampes na
Facebook account. Hindi po kailangan yes. i-comment kasi may nagko-consolidate po kung sino-sino yan para hindi po magdoble-doble yung na-entry yes, natin. Kaya PM is the key. Yes. Kasi itatabulate din po natin yan and sa loob ng 2 linggo, malalaman na natin sino po ang mga nag-PM sa atin para sa mga makakatanggap ng free bag handog pa rin ng Jocelyn's GT Family sa pangunguna syempre ni Sir James Violago. And syempre Ma'am Norlin, Sir Roy, no, magiging strict tayo ng very very light lang naman. PM po talaga ang kinakailangan namin. Baka mamaya po kasi sabihin nyo, nag-comment kayo. Ang una po talagang usapan dyan, PM is the key. At saka ano yun eh, may mga detalye kasi tayong hinihingi. Baka mamaya confidential yung iba doon. Kaya mas maganda kung i-PM nila sa JGT Best Fam. Diba? Or Fam Best. Sa screen nyo na po ang Facebook page. Kailangan po mag-message po kayo sa page na yan para po ma-consolidate kung sino po at ilan po yung papasok para doon sa ating back to school program. Yung bag. Sabi ni Ma'am Virginia, ma'am, sino yung nagsabi? Excited na daw siya for sa ating topic. Sabi ni Ma'am Virginia Garces Lakati. And syempre po sa mag-PM po sa ating JGT Fambes, dapat po andyan po yung name ng mga name ng bata. Yes. Syempre ang address or grade nila dapat andyan din po. At syempre po name ng school at syempre po kung kaano-ano niyo yung bata or anak niyo o kapatid niyo. Pero may nakikita na ako, Tito Burger, meron ng mga nag-PPM daw pero hindi pa na-seen. Opo. Bukas na bukas po, lahat siguro yan maaayos na natin. Isa-isa po natin yung re-replyan kung gaano man kadami. Basta i-PM niyo lang po at re-respond po kami dyan. Basta pumasok yan, rest assured na lahat yon madodouble check. Pag-comment kasi hihirapin po tayo. Pero may paalala si Ma'am Judith Dulatre, sabi niya, wag daw akong a-absent. Kasi alam ko na rin kung ano ang mangyayari sa akin. Parang kailangan magtago ako ng picture. Ano? Baka ako ang ma-spin the wheel sa susunod. Pero yan po ay katuwaan lamang namin dito. Kaya lang, syempre, alam naman natin si Sir Roy, sanay nang pinapaikot yan. Oh, diba? Yes po, sanay naman na. Para maging masaya yung ating mga viewers and followers. Alam po, sayang-saya sila pag nahihilot. Napapaikot ako eh. Saya ba kayo? Ganon? Saya kayo. Naka-absent ang putyo-putyo lang. And para simulan ang buenas, sabi nga, di ba may buenas mano na tinatawag? Yes, hindi po mawawala ang ating JGT Project Share, ang ating mga set item. Ano-ano yes. ang nakapaloob sa ating set items? Andyan sa Ayan, screen, ipa-flash point tayo natin na ma-flash sa ating screen. Ayan po, syempre ang ating t-shirt. Yes. Ayan, andyan ang face mask, rosary, and bag. Oo. Collapsible bag ang tawag dyan. Yeah. Pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. Pwede siyang mag-collapse, pwede rin siyang hindi. Sabi ni Ma'am Diana, Maika Diana Rilliege, wait lang natin ang cute ng bag, Melo Green. Actually opo, nga po, kulay, no? Ang ganda. Yung kulay, tuwan-tuwa kami kasi talagang, alam mo yung anlamig sa mata? Yes. Tapos po. Yung quality batang pa bata. Po ng ginamit na tela, yung talagang materials niya, matibay. Tsaka ano siya, batang-bata ka pa Kore. At maraming alam na kailangan gawin sa mundo. Ayan. Parang kanta yun, di ba? Ay, parang kanta ba? And syempre sa ating project share, no? Oh, di ba ang ganda rin? Ito nga yung sinasabi ko na nakaraan, no? Na pwedeng pang Sharon, sabi. And pwede. Take note po, hindi mawawala palagi ang ating rosary as our guide. Yes po, maganda sa pang-araw-araw. Maganda ito pang rampay eh. Pag uwi mo mamaya, madami ka ng daladala. Di ba? Ang ganda, oh. Pang Sharon Cuneta ba yan? Oo, pang Ate Shawi. Yan. So yan sa po. Atin pong mga kanina pa, nakatune in saktong pag-open natin, nahagip na po agad ng aming mata ang maswerte na Buenas Mano. Dahil nga po Wednesday, 2 ang ating mananalo para sa early birds. Sino yung unang 2 na talaga namang nakapag-share agad? Ayan. Si Tito Burger at si Tita Burger yan. Ay, hindi pa. Tingin sa pala kayo mapapanalunan. Yes. Sa Biyernes na ako babawi. Oo, pero tatlo tayo. Oo nga, pero congratulations po sa ating pinaka maagang nag-share, nanood,
ng ating live ngayon. Congratulations po kay Ma'am Judy Ann Paolo Garces and syempre po kay Sir Noel Tintero Senior. Ayan. Congratulations po. Ayan. So sila ang ating maswerte na early birds na makakatanggap ng set items. Pero wag po kayo malulungkot dahil may natitira pa kaming walo. Yes. Na spin the wheel natin mamaya. Oo. Sino naman po ang gusto nyong i-nominate sa ating spin the wheel? Pwede pong director, pwede pong sound tech, pwede din po ang ating... Ang kanina ni-nominate nila, nakita ko, si Kuya Next Gen naman daw. Ah! Ah oh, pwede! Naman. Pwede. Kanina, ready, yes. Ready yes, tayo. Pwede, pwede. Si Kuya Next Gen daw. Oo, diba? Ayan, sabi ni Ma'am Casey, kaya, magaling kaya na po si Tito Burger. Babawi yan mamaya sa spin the wheel. Hindi, si Roy pa din yun. Si Tito Burger pa din. Sanay na siya sa ganung bagay. True. Pero mas masasanay si Kuya Next Gen. Yes, totoo po yun. I can sense. Ready tayo dyan. And siguro mas maganda dahil nasabi na natin ano ang mga naghihintay na papremyo, mm-hmm. pati kung sino ang ating early birds, maaari na tayong dumako sa pinakahihintay ng lahat. Exciting yes. part. Yes. Pero gusto lang po naming klaruhin, ang GT Radio po ay isang platform na kung saan tayo lamang ang nagpaabot ng tanong ng tao sa mismong namumuno sa Sahelco. Lilinawin din po natin na tayo po ay walang personal na ugnayan or company or kumbaga parang hindi tayo related yes, sa kanila. Ang GT Radio po ay hindi konektado o walang kaugnayan sa kahit kanino sa mga nanunungkulan po sa Sahelco. Ang ginawa po ni GT Radio ay iparating ang tanong ng taong bayan dahil nakita na po namin at lagi pong nakatag, kundi man ang Jocel's GT Family, ay ang Sahelco. At ito po ay usapin na pinag-uusapan sa social media. Kaya minarapat po namin na ipunin ang inyong mga tanong, isummarize po kung ano ang pinaka-importante, at ito po ang aming ibabahagi sa inyo ngayong hapon. Mapapanood niyo po ng buo ang aming panayam na ginawa kahapon lang ito. July 5, yes. 2022. Actually po, nung Monday, nanghingi po kami ng appointment sa kanila. Para po nang sa ganoon ay masagot ang inyong mga tanong. Pero may nakikita po ako sa mga nagpo-post din sa Facebook na parang no more sa explanation. Dapat action at solusyon. Naiintindihan po namin kayo. Pero ang aming paunawa, sana mula sa umpisa hanggang sa dulo, pakinggan nyo po ang aming ginawang panayam dahil sabi nga namin sa dulo ng aming opening spiel kanina, maging maalam. Yes. So may mga hinimay-himay po kami na mga tanong, pinag-usapan, at ito ay tinugunan mismo ng General Manager ng Sahelco. And we're very thankful also to Engineer Ubungin sa pagpapaunlak niya sa GT Radio Team para po sagutin ang mga tanong ng bayan. Yes, and kung magko-comment man po kayo sa ating comment section, syempre ini-encourage po namin kayo na no negativity or negative vibes. Yes. Maging marespeto pa rin po tayo sa ating comment section. Yan po ang isa sa ating hinihiling sa ating mga kasama na nandito ngayon sa live. Yan. And bago natin simulan Tito Burger and Tito Burger, ito po ang ilan sa mga concerns ninyo na ipinarating natin sa kanila. Una nga ay ano ang aksyon? Pero syempre pinagkwentuhan muna natin tungkol sa Sahelco, pero una nating ibinato na katanungan ay ano ang aksyon o solusyon na ginagawa ng Sahelco para matulungan ng ating mga kababayan na pababain yung kanilang electric bill. And pangalawa nga po sa ating tinalakay at ini-raise na concern sa kanila ay patungkol sa penalty o interest na ipinapataw sapagkat nabasa po namin na isa yan sa pinangangambahan ninyo. Kaya minarapat po namin na diretsyong itanong yan. Pangatlo po sa aming naging concern ay halimbawa ng mga bahay o paupahan dito na establishmento na wala nang nakatira
Pero nung nagkaroon ng meter reading from 00, biglang may electrical consumption na lumabas. Sasagutin din po yan. At minarapat din natin iparating dahil ang Sahelco ay isang electric cooperative, paano makakatulong ang dibidendo ng bawat miyembro para nang sa ganon ay matulungan kayo pagdating sa pagbaba ng singil ng kuryente. So lahat po ng detalye na nakalap namin sa social media ay maririnig niyo po ang sagot diretso sa General Manager ng Sahelco. Kaya naman mga ka-GT, ka-JJB supporters, atin na pong panuorin, pakinggan at hanggat maaari po, give time and focus para mas maunawaan natin, maging mas maalam tayo. Panuorin po natin ang sinagawa naming interview. Roll it! So magandang umaga po. So magandang umaga po, Engineer Cesar Ubungin ng SA. Kayo po ang kasalukuyang General Manager ng Sahelco. Opo, kasalukuyan po ako ang GM ng Sahelco. So bago po tayo magsimula, bati po muna kayo sa ating mga ka-GT dahil ngayon po ay live po nila tayo mapapanood sa GT Radio. Binabati ko po ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa GT Radio, ang ating mga member consumer owners ng San Jose City Electric Cooperative. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, Engineer, salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. Didiretso na po ako sa mga katanungan na kung saan po ay kinalap namin sa pamamagitan ng ating social media through Facebook. So bago po ang lahat, gusto po muna naming alamin, ano po ba ang Sahelco bilang isang electric cooperative? Ang Sahelco po ay isang CDA registered electric cooperative. Nakarehistro po siya sa Cooperative Development Authority, na kung saan ang kooperatibang ito ay pag-aari ng lahat ng mga miyembro na nakarehistro po dito sa ating kooperatiba. Ang Sahelco po ngayon ay nagsisilbi sa buong San Jose. Mayroon din po kaming parteng sinusuplayan sa Llanera, Ligaya, Llanera, Caridad del Norte, saka yung dito sa Roca Muñoz. May part din po tayong sinusuplayan sa Pungkan, sa Karanglan. So ito po yung mga katabi na barangay natin dito sa San Jose. Opo. Sir, sa kasalukuyan po kasi very challenging po ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng produktong petrolyo. And alam naman po natin na ito po ang isa sa source din ng ating electric cooperative. Kamusta po ang gampanin ng Sahelco sa kanyang mga members at the same time ay sila din po ang ating consumers? Ang atin pong kooperatiba, ang Sahelco, ay patuloy na pinagbubuti ang kanyang serbisyo sa kanyang mga member consumer owners sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang mga linya upang maiwasan po ang madalas na brownout o pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Subalit sa panahon pong ito, tayo po ay nahaharap sa isang malaking pagsubok na kung saan ang presyo ng ating kuryente ay tumataas dahil sa pagtaas na rin po ng coal sa ating world market na siyang nagiging dahilan upang tumaas ang generation charges na sinisingil ng ating power supplier, ang Masinloc power plant, na kung saan ito po ay fueled by coal. Yes, sir. So, nabanggit niyo po kanina na nahaharap tayo ngayon kasi tumataas din po ang pagsingil natin ng kuryente dito sa Sahelco. Opo. Sir, pakipaliwanag nga po sa amin, yun pong pinagkukuhanan natin ng enerhiya. Kasi nabanggit niyo po ang Masinloc. So, ang Sahelco po ba ay sa Masinloc diretso na kumukuha ng electrical supply, ng enerhiya natin? Ang Masinloc Power Partners Company Limited
ang siya pong nagpapatakbo ng Masinloc Power Plant sa Bani, Zambales. Diyan po tayo nakakontrata ng ating power supply sa loob ng 20 taon. Nakapag-renew po kami ng kontrata noong taong 2019. So, ito pong Masinloc Power Plant ay ang kanyang fuel na ginagamit upang makapag-generate ng power ay coal. Nung una pong nag-effect yung ating kontrata sa Masinloc taong 2019, tayo po ang pinakamababa ang rate dito sa buong Nueva Ecija. Dahil mababa po ang presyo ng coal nung mga panahon na iyon. So, tumakbo ang kontrata sa loob ng 2 taon, 2019, 20, and 21, tayo po ang nanatiling pinakamababa ang power rate sa Nueva Ecija. Subalit, nagkaroon po ng konting hidwaan o sabihin na natin may conflict sa ibang bansa katulad ng conflict ng Russia and Ukraine na kung saan yung ating imported na coal, yung presyo niya ay naapektuhan sa world market. So, dati pa rin ang demand, pero ang supply ng coal ay bumaba dahil nga yung mga bansang may hidwaan ay sila ang major supplier ng mga coal. Kaya tumaas po ang presyo ng coal na halos inabot po ng 4 beses ang presyo, ang taas. Kaya po yung ating kontrata sa Masinloc na 3.33 pesos per kilowatt hour na walang bat, kung may bat po yon ay 3.73 pesos per kilowatt hour, ngayon po ay inaabot na ng 9 pesos and 52 centavos per kilowatt hour. So talagang triple hanggang 4 beses ang taas. Kaya yung ating rate noon na nagre-range from 8 pesos to 9 pesos, ngayon po ay umaabot na siya ng 14 pesos mahigit. Kaya yan po ang epekto talaga ng rising prices of coal sa world market. Since nakakontrata po tayo for 20 years sa Masinloc, meron pa rin po bang other source na pinagkukuhanan si Sahelco bukod po sa Masinloc? Wala na pong ibang kakontrata ang ating kooperatiba, kundi si Masinloc lamang. Ang naikontrata po natin kay Masinloc ay yung 15 megawatt na demand. Ang Sahelco po ngayon ay nasa 25 megawatt peak demand. So meron po tayong 10 megawatt pa na hindi na ikokontrata. So dyan po magiging... Yan po ang magiging solusyon upang magkaroon tayo ng pagbaba ng singil sa kuryente kapag ka itong 10 megawatt na ito ay maikontrata natin sa isang planta na mababa ang kanyang rate. Apo, kasi magmi-mix na po yung dalawa na yan. Generation mix ang tawag doon. Apo. So pag nangyari po yun, doon pa lang po may tendency na bumaba hanggat hindi po bumababa yung presyo ng coal. Opo, tama po kayo doon. So, ngayon kasi sir, syempre po unexpected, pero nabanggit niyo po noong 2019, mababa ang singil ni Sahelco kasi mura po yung nakukuha natin. Mura po yung presyo ng coal ng mga ngayon panahon. Ngayon po nung tumaas, syempre ang effect din po noon yung pagtaas din po ng singil. Yes patong po. Po. Ngayon sir, dahil very challenging po yung ating situation, ang tanong po ngayon ng karamihan ng ating kapwa San Josenos ay ano yung mga konkretong aksyon o solusyon, maganda pong marinig nila sa inyo, ano ang mga solusyon at aksyon na ginagawa po ninyo sa kasalukuyan ng inyong departamento o opisina para makaalalay sa papalaking babayarin ng ating mga consumers pagdating sa kanilang electric bill? Naramdaman po ang pagtaas ng ating rate noong last quarter ng 2021. So, mula po noon ay umaksyon na ang ating kooperatiba sa pamamagitan ng ating mga board of directors na kung saan ang sabi nila, meron tayong 10 megawatt na hindi pa na ikukontrata. Yan ang magiging paraan upang mapababa natin yung kontrata natin doon sa 15 megawatt na for 20 years.
So, sabi nila ang 10 megawatt na yan ay kontrata natin sa isang renewable energy plant na magbibigay ng mababang rate. At hanggat maaari ay yung pinakamabilis na paraan. So, si DOE po ay naglabas ng isang memorandum circular na kung saan pinapayagan na ang isang renewable energy plant na hindi lalagpas sa 10 megawatt ang kanyang capacity na direktang mag-supply sa mga electric cooperatives na mai-exempt sa competitive selection process o yung tinatawag na bidding. Opo. So, ang power supply po kasi ngayon, ibinibid yan. Yes. Pababaan ng presyo, pababaan ng rate. So, pinapayagan na po yun. So, simula po noon ay meron na po tayong mga nakausap. Merong mga local developer dito sa atin. Nagtatayo ng solar plant dyan sa gawing Santo Niño Third. So, tuloy-tuloy na po ang pag-uusap namin. At meron din pong, meron na rin pong pumupunta rito sa atin na representative from Aboitiz. At balak din po nilang magtayo ng mga solar plant dito sa ating lugar na gagamitin yung Department Circular ng DOE para ma-exempt dun sa competitive selection process o bidding. Okay. So yung nakikita, sir, yung natitirang 10 megawatts, ano po, na possible dun sa solar. How about po kasi ngayon, ongoing yung comparison at di po maiiwasan between sa HELCO and NECO dahil ito po yung dalawang kilalang kooperatiba sa ating probinsya. And we do know na ang NECO po ay more on hydro. Geothermal po yung geothermal. NECO 2 po. Okay po. Yung po bang meron tayo dito sa San Jose ngayon na iPower, which is thermal, tama po ba? Opo. Possible din po ba kaya siya na makapasok and maging source? And kung mangyayari po yun, mababa po ba siya as compared doon sa Masinloc? Unahin ko na po yung tanong tungkol doon sa comparison ng sa HELCO and NECO. NECO to Area 1, particular yung katabi natin dyan sa Talavera na nagsusupply ng Llanera, Muñoz, hanggang Talavera. Si NECO to Area 1 po ay nakakontrata kay Aboitiz Power. Ang technology po ng planta na inoffer sa NECO to Area 1 ay geothermal. So, isa po siyang renewable energy plant. Hindi po siya subject to fuel cost adjustment. Wala siyang fuel cost adjustment. Kaya kahit tumaas yung presyo ng fuel ay hindi siya apektado. Kaya mababa po ang kanyang rate dahil yun nga po, walang adjustment sa fuel. Nagre-range po siya sa ngayon po yata, 9 pesos ang per kilowatt hour niya. 9 pesos. So, yun po ang pagkakaiba ng sa HELCO at ng NECO 2. Magkaiba ng planta na kakontrata, magkaiba ng technology na ginagamit ang planta, kaya magkaiba sila ng rate. Marami rin po akong nababasa sa Facebook, bakit hindi na lang tayo lumipat sa NECO? Sabi, NECO ang solusyon sa pagbaba. Or i-open daw po ang NECO dito sa San Jose. Oo, imbitahan daw po ang NECO dito sa San Jose. So, sa ngayon po ay hindi po pupwedeng pumasok si NECO dito sa San Jose kasi ang mga electric cooperatives po ay may kanya-kanyang mga prangkisa. So, ibang prangkisa ng sa HELCO, ibang prangkisa ng NECO 2 Area 1. So, hindi po sila basta-basta makakapasok dito sa atin. Kailangan pa po ng legislation. Kukuha sila ng prangkisa sa Kongreso. So, mahabang proseso po. Mahabang proseso po yun. Tapos, ba't di na lang yung NECO 2 ang mag-supply sa Sahelco? Si NECO 2 Area 1 po ay isang electric cooperative din na katulad natin, isang distribution utility, at hindi po siya power supplier. So, si NECO 2 ay nakakontrata rin sa isang planta o sa isang supplier na Aboitiz. At ang kanyang ikinontrata roon ay kung ano lang yung pangangailangan niya. Say for example, nakakontrata siya ng 45 megawatt kung yun ang demand niya. So, kung sasabihin natin na papasok si NECO at susupplyan ng sa HELCO,
saan niya kukunin yung 25 megawatt na isusupply niya sa Sahelco. So, hindi naman siya nakakontrata ng ganoon sa kanilang power supplier. So, malaking problema rin po yun, yung ganoon. Kaya hindi po, sa ngayon po, hindi po siya posible na yung iniisip ng ating mga member consumer owners na NECO na lang ang mag-supply sa atin, pumunta na ang NECO dito sa Sahelco. So, hindi po siya posible sa mga panahon na ito. Kasi immediate action po yung hinihingi yata ng ating mga kababayan. Ano po? Kaya ganun ang thinking. Ngayon, Sir Karina, nabanggit niyo po yung sa solar. Kung sakali po na mag-push through yun, yun yung makakatulong para ma-augment yung ibang pagtaas ng presyo dun sa nakakontrata natin sa Masinloc. Bukod po doon, Sir, meron pa po bang ibang aksyon o solusyon na ginagawa o napagmitingan ng board para maibsan maski po papano yung pinagdaraanan ng ating mga kababayan? Katulad nga po nung sinabi ko, yung power supply contracting po kasi is isang long-term contract or isang long-term process. Mahaba po yung proseso niya, yung pagpapabid ng power supply. Even the chairperson of the ERC, si Attorney Agnes de Banadera, sinabi niya na ang competitive selection process o yung pagpapabid ng power supply ay inaabot ng isang taon and matatapos ma-approve yung power supply agreement up to 2 years. So 2 years ang proseso. So yung option na yon ay tinitingnan din natin, pero yung option na sinabi ko kanina, yung makipagkontrata sa isang renewable energy plant na embedded, na diretsyong magsusupply sa linya ng Sahelco, ay mas mabilis. At meron din tayong mga pag-aaral na ginawa na yung mga sobra na demand natin during peak hours, yung mga sa gabi, doon kasi yung kalakihan ng ating demand, eh meron din po tayong mga nakakausap na mga supplier na magsusupply ng battery energy storage system. So, magcha-charge siya sa araw, then pagdating ng gabi, yung demand, yun ang gagamitin. Sa ganung paraan, makakatipid tayo, mapapababa natin yung rate. So, battery energy storage plus solar plus yung nakakontrata na 15 megawatt, pagka generation mix ang tawag doon, mapapababa mo yung rate. Hindi man siya bumaba doon sa dati na 8 pesos, mabawasan siguro ang mga effective rate is between 9 to 10 pesos per kilowatt hour. So, yun ba, sir, ay mabilis pong mapoproseso kung sakali? Kasi sa ngayon po, di ba, parang sa sobrang laki ng itinaas, ang hinihintay nila ngayon, kailan kaya ito mag-take effect? Yung sinasabi ni General Manager na generation mix natin. Yan, o. Hindi naman po kasi yung mga solusyon na yan, hindi po siya agaran na mag-take effect na ora mismo pagka sinabi natin, andyan na sa isang buwan, andyan na. Opo, baka bigla silang maghintay kaagad eh. Baka opo. Maghintay sila. Accordingly, doon sa kausap natin na isang renewable energy developer, local, once na lumabas yung ating nire-request doon sa DOE na Certificate of Exemption for the Conduct of Competitive Selection Process, nasa DOE na po yun, nakasubmit na kami. Once na lumabas yon, sabi niya, pinakamabilis dyan ay 6 months. Kasi nasa procurement process na sila and construction. Tapos na yung engineering stage. Procurement and construction na sila. So, pinakamabilis si kanya, 6 months. Once na lumabas yung ating COE o yung Certificate of Exemption. So ganun po katagal yun. Yes. So, at least po, may hinihintay tayo hanggang bago matapos itong taon. Opo. Yung assurance naman, sir, balikan ko lang po si Masinloc. Kasi ngayon, di po ba, sabi nga natin, parang from 3 pesos naging 9 pesos. Yeah. What is the assurance na
hindi na po ito tataas pa sa 9 pesos kung ang main source po natin ay nanggagaling sa Masinloc. Meron po ba tayo nakikita na possibility na mag-i-stay na lang po ito sa ganitong amount? Hindi na po siya tataas o posibleng bumaba kahit papano? Sa nakikita po namin na trend, meron pong posibilidad na siya ay tumaas pa dahil nakikita namin tumataas pa yung presyo ng coal. Noong buwan ng April ay 326.22 US dollar per metric ton. Pero pagdating nung May ay nag 462 US dollar per metric ton. So from 349% naging 496% ang itinaas niya. Kaya kung mapapansin po natin doon sa ating electric bill monthly, nagsimulang tumaas yan noong November 11, tapos nag 12 pesos, tapos pumasok na siya ng 14, tapos dyan na siya naglaro. Ngayon po ang ating rate ay 14.94, almost 15 na. Compared to last month na 14.34 pesos per kilowatt hour. So, malaki pa rin po yung point something so na yan. So makikita nyo, yung in-increase from 349% naging 496. Opo. Pero yun lang, yung 60 centavos na yun ang increase niya. Kasi hanggat maari po na minamanage namin yung rate natin na huwag siyang lumagpas talaga ng 15. Doon sa, bukod po dito sa NECO, NECO 2 Area 1, na all 9 pesos lang ang kanilang rate, kung i-compare po natin yung ibang mga electric cooperative na nakapaikot sa atin, lalabas na tayo ng probinsya, sabihin na natin Aurora, Tarlac, Pampanga. Sila po, meron pong mga electric cooperative dyan na nagre-range from 16 to 17 pesos per kilowatt hour. So tayo is almost 15 pesos. So hindi rin po tayo ang pinakamahal ang singil sa kuryente dito sa region. So, kung lalabas naman din tayo dyan sa lalabas tayo dyan sa ibang region, Pangasinan, halos sa kapantay natin yung rate dyan. 14.99 yung isa, 14.45 yung isa. So napakalaki po ng point something. Pag opo, peso value na sir. Tama opo, po ano. So maganda po na nalilinawan natin may mga hakbangin and ito po ay karamihan mga long term. Punta po tayo sa long term plan. Ngayon naman sir, kasi isa po na dahil nandyan na yan, sabi nga natin it will stay hanggat hindi bumababa yung presyo sa world market. Isa po sa pinangangambahan at ito po ay nakapost din sa social media, pagdating po sa penalty or interest. Alam naman po natin na marami tayong mga average lang din ang income. Isa nga daw po sa pinaghahandaan nila buwan-buwan ay yung babayaran nila sa kanilang electrical consumption. Ngayon po, ang isa sa natanong nung atin na nasa social media ay yun daw po kayang interest or penalty ay hindi po pwedeng masuspend ni sa HELCO para kahit papano po kung di nila kayang bayaran agad, hindi naman mag-accumulate yung kasabay ng pagtaas ay yung penalty. Ano po ang tugon ng inyong opisina pagdating sa usapin ng penalty or interest? Actually po, noong nagsimulang tumaas yung ating rate, noong last quarter ng 2021, meron pong mga ilang buwan, no? Dalawa hanggang tatlong buwan na sinuspend namin yung imposition ng interest charges sa mga electric bill. And sinuspend din namin yung disconnection policy noong mga panahon na yon. So yun lang, ang naging epekto noon ay lumobo ang bayarin ng mga consumer dahil sabi nila, hindi naman sila namumutol, umabot siya ng 3 hanggang 4 na buwan ang bayarin ng mga member consumer owners. So,
pagka ganun po kasi, medyo mahihirapan si Sahel ko kasi monthly siyang nagbabayad ng power bill niya doon sa kanilang, sa ating power supplier, saka sa NGCP. Ayan. So, kung maiipon yung bayarin ng mga member consumer owners natin, eh medyo mahihirapan kaming i-manage yung finances ng ating operatiba. Nag-accumulate kasi alam nila hindi namumutol, walang interest, ganyan ganun. So medyo i-delay din nila yung kanilang pagbabayad. So ngayon po, pwede naman pong pinag-aaralan po namin at i-request ko doon sa board na kung ano yung ginawa natin nung nakaraang taon, last quarter ng 2021, baka pwede rin tayong ganun, kung anong scheme nung nakaraan, eh pwede nating i-apply sa mga panahon na ito na kung saan medyo mataas yung rate. Si Sahel ko po kasi ngayon, ang alam ko, si Sahel ko na lang ang natitirang electric co-op na nagpuputol kapag ka ikaw ay nagkaroon ng dalawang buwan na bill. Opo. Sa ibang electric co-op po, pagkayari nung, pagka nag-due yung isang buwan nila, may disconnection na. Yes. So, si Sahel ko na lang ang dalawang buwan bago siya mamutol. So, ang kailangan din po natin, tulungan din ng ating mga ka-San Josenos na ma-settle yung bill unti-unti. Kung yes, pwede po ba dito yon? Parang drop by drop, kung hindi kaya ng biglaan. Partial? Opo. Yung pagpa-partial po kasi medyo mahihirapan tayo kasi per receipt ang okay. Natin. Hindi siya nareceivehan agad ng partial. So parang ine-extend lang po yung pagbabayad. Let's say yung last month, hindi ko kayang ma-settle kaagad habang nag-iipon ako. This month, pwede kong i-settle yung bill ko ng previous. Yes. Ganun po. So bago dumating yung susunod na bill. Yes. So na-extend lang po. Na-extend siya. Hindi siya pinuputulan kaagad kasi tayo nga, bago tayo magputol ng electricity services ay 2 months yung kanyang electric bill na hindi nababayaran. So parang tulong na rin na maunti-unti nila na ma-settle. So ika-clarify ko lang po, isa ngayon sa pwedeng pag-usapan within the board ay at least ibalik po yung dating ginawa ninyo, i-apply uli na i-suspend yung interest at the same time medyo i-prolong po, matulungan sila na unti-unting ma-settle yung kanilang mga electric bill. Pwede rin nating i-suspend pansamantala yung disconnection policy natin. Opo. Pero sana po dun sa may mga kakayahan talaga na magbayad, magbayad talaga. Kasi once na nag-accumulate yung mga arrears natin na yan, eh kayo rin ang mahihirapang magbayad. Tapos medyo mahihirapan din kaming i-manage yung mga bayarin natin sa ating mga power supplier, sa transmission provider. Ganun. So tulungan po ang kailangan. Opo. Ngayon, sir, nabanggit niyo na po. Thank you po doon, engineer. Meron po uling isang concern. Ito po ay nakapost din sa Facebook. Meron po kasing dalawang angulo na sinasabi yung ating mga ka-San Josenos. Yung isa po, sabi niya, last May pa 2022, wala nang nakatira sa bahay. So, bakit daw po biglang noong nagkaroon ng meter reading, may lumitaw po na electrical consumption? And then just recent, kundi po July 3, ngayon din pong July 4, may isa rin pong post na wala pong nakatira na dun sa bahay, 0-0 na po yung kanilang old na reading, bigla pong nag-reading this month, ay nakalagay po sa meter reading nila, nag-accumulate ng almost 500 na kilowatt used. So, bakit daw po, kahit walang gumagamit ng kuryente, pag nire-reading sila, may lumalabas pa rin po na konsumo. Ano po ang masasabi dito ng Sahel po? Ang atin pong billing period ay hindi naman po siya nagka-cut off ng sakto na 30, yung katapusan. Tayo po ay nagka-cut off ng 21, ganun, ng every month. Baka doon sa sinasabi nila na wala nang, kasi baka pinauupahan, umalis,
baka mayroon pang natira kasi baka umalis ng saktong katapusan, ganun. Opo. Mayroon pa siyang konsumo from 21 to 30, yun yung nagrehistro sa kanyang meter. Doon naman sa sinasabi mo kanina na zero, tapos biglang mayroong lumitaw na 595 na konsumo, meron po kasing mga meter na hindi naman kasi natin na masasabi na habang yung meter na nakakabit sa atin eh habang panahon okay ang kanyang serbisyo, merong nasisira. Kapag ganun po ang nangyayari, kung makikita nyo na zero tapos zero, meron po kasing nakalagay din dun sa ating Magna Carta na in case na magkaroon ng defect yung meter, ay ibibill siya ng average of 3 months. Yung previous 3 months niya, i-average, yun yung ibibill sa kanya. Pero kung alam nyo po na talagang sa buwan na yon, eh natapat na nagkaroon ng defect yung meter, tapos talagang walang nakatira or walang kumonsumo, pwede pong magsadya sila dito sa ating opisina at magagawan po natin ng paraan yan upang ma-bill yung tamang billing. So ang nangyari po siguro doon, na i-average yung last 3 months niya, natapat naman na magkaroon ng sira yung kanyang meter. So pwede pong i-clarify sa opisina? Opo. Welcome po lahat ng mga ganong mga complaints dito sa ating opisina. Pumasyal lang po kayo dito sa opisina at tutugunan po natin yung inyong mga problema kung tungkol po dyan sa inyong mga electric bill. Malinaw po yan. Maraming salamat po dyan, engineer. Then, yung next po, dahil nabanggit po kanina, ito ay isang electric cooperative. So, bilang kooperatiba po, di po ba mayroon tayong sinasabi na minsan may mga dividendo yung kanyang mga members. Isa po sa nakapost din at nakatag po sa Sahel ko ay gusto ko pong itanong, ipaabot sa inyo, paano po mararamdaman ng mga members at the same time sila rin po ang ating consumers yung balik ng kanilang dividendo? Or pwede po kaya na gamitin na pang-subsidy yung dividend ni member para bumaba ang kanyang bayarin? Tamang-tama po yung tanong ninyo. Ang ating kooperatiba ay isang CDA registered co-op. Kaya pagdating nung sa year end, magkakaroon siya ng allocation sa kanyang mga yung distribution of net surplus na tinatawag. Meron yung reserve fund, 30%, education and training fund, 30%, and another 30% for land and building, and 10% may isa pa. So, 30-30-10. Kung ano po yung kinita sa buong taon, i-allocate siya sa 30-30-30-10. So, yung matitira doon, yun yung pang-patronage refund natin at pang interest on share capital. So, alam nyo po, yung rate ng mga electric cooperatives ay halos sakto-sakto lang. Actually nga, kinocompute ni ERC yan, Energy Regulatory Commission, na siya ang nangangasiwa tungkol sa rate na halos sakto lang para sa kanyang operation. Hanggat maaari, wala nga siyang magiging income sana. So, siguro yung nagiging income natin is galing doon sa mga interest ng power bill plus yung mga other income katulad ng mga pole rental, yung mga telecommunication companies na nagre-rent doon sa ating poste. So yun yung kinikita. So nung nakaraang taon, ang naging net income na pangbigay sa patronage refund ay something from parang 6 million pesos, 6 million pesos. Kasi halos sakto nga lang. Ganyan lang ang mga magiging net income niya after nung distribution nung, or allocation sa net surplus. So kung yung 6 million naman na yun, ipinipresent po namin sa General Assembly.
tuwing November po yon yung General Assembly natin, third Sunday of November, General Assembly. So, ipinipresent po sa kanila, aaprobahan nila kung ano ang mode ng pagbabalik ng patronage refund. So, naaprobahan po doon na yung patronage refund ay in a form of bill rebate. Yes. Kaya, ang alam ko, in-apply namin yung bill rebate na yon kundi December, January. Ay, nitong, the following year po. Yes, approved. Kasi ka-approve lang siya noong November. So, i-apply siya yung bill month ng December or January, ganun. So, makikita ninyo doon sa inyong electric bill, sa ibaba, gawing ibaba na patronage refund. Tapos dalawang magkasunod yata yun. Tapos interest on share capital nakalagay okay. din. So, maliit lang po yun. Okay. Kung, kasi kung, 6 million, tapos kung ilan po ang member. Kung aaprubahan po ng General Assembly na yung 6 million sa halip na ibalik through bill rebate, ipunin, tapos gawing pangbayad sa o pangdagdag sa pambayad sa ating power supplier, makakabawas siya sa rate, nasa General Assembly po ang... So, depende po. Sila po ang mag-a-approve nun. Actually nga po, kaya sinasabi ko kanina, na halos binamanage natin na huwag siyang lumagpas sa 15 pesos yung rate natin, nakatulad nung ibang 16 to 17, nakatulad din nating sa masinlok kumukuha. Bakit magkaiba tayo? Ba't tayo 15 sila 16, 17? Meron po kasing naabunuhan na ang ating kooperatiba. Meron po kong naabunuhan na 24 million ang co-op na binayaran na hindi pa sinisingil. Nasa mga members pa. Yes, hindi pa siya hindi niya idinagdag sa rate. Opo. Para lang may maintain na hanggang 15. Dapat nga tayo ngayon, baka 16, 17 na rin tayo. So yun po ay habang nag-aantabay din na ma-zero in yung bill ng ating mga members. Yes. So sir, thank you po sa pag-clarify. Ngayon po, dahil ang dami nga po nilang mga tanong, iba-iba sa bawat tao, meron po magkakatulad, meron po bang hotline si Sahelco or sino po kaya or paano po nila pwedeng maiparating sa inyo? Sino po ang pwede nilang diretsyong kausapin, puntahan, saan sila pwedeng tumawag, kung meron po silang mga direct concern? Yung hotline kasi natin doon sa ating consumer welfare desk ay hanggat maaari inilalaan namin doon sa mga consumer services, yung mga complaints ng mga nawalan ng kuryente para mabilis silang maaksyonan. Pero yung mga complaint po sa mga tungkol sa electric bill, mas mainam po siguro na idulog nila dito sa ating opisina para mapag-usapan ng mabuti kasi andito yung mga record kapag ka kasi tinawag lang, baka hindi pa tayo magkaintindihan sa telepono. Mas mainam po na andyan yung data, andyan yung ledger ng bawat consumer at mapag-uusapan kung paano maiaayos yung kanilang basta yung mga bill concern po nila. Mas mainam po na idulog na lang dito sa opisina at mapag-usapan ng mabuti. Pero yung mga complaints po sa nawalan ng kuryente, meron po so, kaming hotline 0917-511-1250. Yan yung ine-entertain natin sa hotline para po doon sa mga servisyo ng nawala ng kuryente opo, or meron silang idudulog pagdating po doon sa supply natin. Opo. Yung regular operation natin, sir, meron po bang separate ngayon na personnel or help desk na ang i-entertain lang niya ay yung concern ng mga members patungkol sa kanilang mga bill? Meron po. Meron tayong isang section dito na nag-i-entertain ng mga complaint tungkol sa kanilang mga billing, yung atin pong billing section. So, may and, separate po talaga tayo. May separate doon. Po siya. May billing section. Hanapin na lang po doon yung billing section.
sabihin, at meron akong concern about my bill, kapag ka po tungkol sa meter reading naman, halimbawa mali yung reading or parang may doubt sila sa reading, meron din pong department tayo na nag-a-address dun sa ganong concern, yung ating treasury department. Siya po kasi ang nakakasakop dun sa ating mga meter reader. Ngayon, kung mapag-aaralang mabuti at tama naman yung billing, tama naman yung reading, at medyo may doubt pa rin si member consumer owner, i-elevate uli natin dun sa isang section na metering na kung saan yung meter niya, i-check na siya o i-calibrate na siya. Para free lang of charge po ba yan, sir? O may free of charge po yun. Opo. So para mabigay na po yung servisyo para sa kanya. Opo, basta may valid po yung kanyang complaint na talagang medyo mataas yung kanyang bill. Free of charge yun. Huwag lang yung i-request mismo ng consumer na wala namang nakikitang pagtaas talaga doon sa kanyang bill, eh nagdududa lang siya doon sa meter, siya mismo magre-request, meron po siyang so dapat inaral din ni consumer yun. Apo, apo. Sir, follow up ko lang, pero medyo lighter side. Gaano po ka-approachable yung itinalaga nating tao? Kasi syempre po, pag-usapin ng bayarin, medyo maiinit na po ang ulo, ano? Apo. So, gaano po ka-approachable at kahaba ang pasensya nung ating personnel na haharap sa kanila para mas mainganyo po sila na dumiretso po sa opisina nyo? Ang atin pong mga empleyado dito sa loob ay madali naman pong lapitan. Gustong-gusto po talaga nila na tumugon dun sa mga problema ng ating mga member consumer, lalo na sa panahon na ito. Na tayo ngayon ay sabi mo nga challenge tayo dahil dun sa mataas na rate. Kaya ngayon po mas gustong-gusto talaga nila na kausapin ang member consumer owners natin kaysa mabasa nila doon sa mga social media yung mga complaint ng mga tao. Kasi naka-hashtag po. Welcome po kayo lahat dito sa ating kooperatiba. Lapitan lang po ninyo yung mga personnel natin sa billing, sa treasury, or sa metering, at i-address po yung ating mga concern. So, sa ating pong mga nanonood sa GT Radio, ayan po, mismong si Engineer Cesar Ubungin na po ang nag-welcome sa atin. Anytime po na may concern kayo, pwede niyo pong iparating diretso dito po sa opisina ng sa Helco. Mas maganda na po, diretso nilang marinig, mapakinggan mula sa inyo. So, sir, bago po natin tapusin yung ating panayam sa inyo, ano po ang mensahe nyo sa lahat ng ating mga members, consumers dito sa Sahelco? Bago yung aking mensahe sa ating mga MCOs, balikan ko yung kanina, okay, yung sa concern sa kung paano i-approach yung mga empleyado natin. Kung meron man pong mga empleyado na hindi maganda ang pakikitong o pagtugon sa inyong mga concerns, ay maaari nyo po akong hanapin sa aking opisina. Pwede na kayong dumiretso sa akin para po mabigyan ng aksyon yung inyong mga problema. So, okay lang po sa akin yun na pwede kayong dumiretso sa aking opisina para mabigyan tugon yung inyong mga concerns o mga problema. At para po sa lahat ng ating mga member consumer owners ng Sahelco, wag po kayong mag-alala. Ang pamunuan po ng inyong kooperatiba ay ginagawa ang lahat ng paraan upang matugunan po yung ating kinakaharap na problema, ang mataas na singil sa kuryente. Marami po kaming mga ginagawang pag-aaral, mga solusyon upang kahit papaano ay maibsan yung ating mabigat na dinaranas sa ating mga konsumo sa kuryente. So narito po kami, kasama ninyo, katulong ninyo,
dahil kami rin po dito sa HELCO ay apektado ng matataas na na rate ng ating kuryente. Dahil hindi naman po kami libre sa kuryente, nagbabayad din po kami ng aming mga konsumo ng kuryente. So, umasa po kayo na sa mga darating na panahon ay sana yung mga solusyon na inilatag namin sa inyo ay maisakatuparan at magawan ng paraan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At hinihiling lang po namin ang inyong mga suporta. Maraming salamat po, Engineer Cesar, sa binigay niyo pong time sa amin para marinig po ng ating mga kababayan dito sa San Jose kung ano ang sagot doon sa kanilang mga tanong. So muli po, welcome na welcome po kayo sa Sahelco. Ina-assure po yan ni Engineer Cesar, ubungin para sa lahat. Kung meron po kayong magiging problem sa communication, you can go straight to his office. So yan po ang ina-assure sa atin ng ating GM ng Sahelco. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much sa inyong panahon din sa araw na ito. Babalik nga po tayo sa ating Wednesday Live, sa ating diretsahang talakayan. Sa lahat po ng mga nanood, nagbigay ng kanilang mga komento, maraming salamat po. And we respect it. Actually po, para sa kabatiran ng lahat ng naka-tune in sa atin ngayon, yes po. Nung after natin na interview kay Engineer Cesar, in-invite natin sila na manood para kung meron man mga pahayag ang ating mga viewers, pwede nilang diretsyong mabasa. And binigyan din natin sila ng opportunity na sumagot kung merong mga comment doon na kailangan silang mag-respond. Yes. In-open natin ang GT Radio para sa kanila kasi tayo po ay nasa pagitan ng consumers at ng Sahelco. Meaning to say, si GT Radio po ay naging daan lamang para maiparating kung ano ang inyong mga katanungan. At ngayon naman, ang ginawa natin ay ipinarinig namin sa inyo ang sagot doon sa karamihang mga tanong. Yes. Pero gusto ko lang din sana na magkaroon ng konting parang paghihimay-himay doon sa mga pinag-usapan. Yes. Mas kasi, maganda, Ma'am Norly, na ma-explain mo din doon sa mga iba na ngayon pa lang naka-tune in sa atin para kahit papano maunawaan din nila kung ano yung mismong napag-usapan ninyo ni Sir Pero Ubungin, take note, engineer. I-upload din natin yung mismong interview portion lang after ng live natin para pwede pa rin nilang balikan. Kasi po, very significant sa amin yung mga tanong na napag-usapan na to. Kasi nga, nakasalalay dito yung mga darating pang mga buwan and ano'y assurance. Isa sa nakita ko kanina na ikinokomento nung ating mga viewers ay nag-expect kasi sila ng concrete action na dapat solusyon agad. O, mabilisan ng solusyon. Itinanong po namin, yan nga actually yung una nating isinalang na tanong after magkwento about sa HELCO. Kasi ang Sahelco ay 1967 pa nagsimula. Ngayon, una nating itinanong yan sa kanila kung ano ang aksyon o solusyon na ginagawa. Meron naman po, pero it takes time. Hindi siya yung
tipo ng problema natin na kinabukasan may sagot agad. Agaran. Sabi nga, oh, ang isang binanggit nga dyan ni engineer ay hindi bababa sa 6 months. Yes po. Kasi po, sa kasalukuyan, ang sa HELCO ay nakakontrata, narinig din natin yan, 20 years sa Masinloc Power Plant. At ang Masinloc ay powered by coal. Yung gine-generate po niya na kuryente ay coal ang ginagamit. Kung saan is coal affected fire noong gyera. At the same time, since sa ibang bansa natin yan binibili, affected din yan ng inflation. Yung pagtaas ng dolyar kumpara sa piso. Madaming factor. So maraming factor. Oo, maraming talaga factor yon. So isa po yun. Ngayon, ang binibili po at nakakontrata ni Sahelco kay Masinloc ay 15 megawatts. Pero sa kasalukuyan daw po, ang kailangan ng San Jose ay 25 megawatts. So may missing yes pa na 10 may missing pa megawatts. Na 10. Yun yung nakikita nila na provision na po pwede po nilang bilhin. Sabi nga nila sa spot market o doon sa mga mag-generate ng renewable source of energy. Like for example, na binanggit po dyan ay yung solar. Uh-oh. Na parang itatayo sa bandang Santo Niño Third, but we do not know sinong company yan, kailan yan umpisahan. Kung meron na ba talaga lupa doon. So yun lang yung nakikita nila. Tapos yung pagpasok nga daw po pag-o-offer ni Aboitiz, na po pwede siyang parang magbenta at least yung 10 megawatts. Kasi kung halimbawa po, nabibili ngayon yung kuryente sa Masinloc ng 9 pesos. Yes, tapos, for example lang yan na. Example. Pero actually, binanggit siya ni, sir, ni engineer yes na nasa 9 pesos na talaga ang kuha. Mm. Dating 3 pesos, nag 9 pesos. So kaya talagang ang mataas laki ng ipapasa din syempre correct sa consumers. Yung iba pong charges, hindi naman tumaas eh. Yung mismong supply na kuryente na binibili sa Masinloc, siya yung tumaas from 3 pesos something into 9 pesos. So, hindi sentabo yung pinag-uusapan natin. That is peso value. Yes po. And 15 megawatts po ang inaangkat na kuryente doon, kinukuha ni Sahelco. So, yung 10 megawatts na kulang, yun yung hinahanapan nila ngayon saan pwedeng mag-avail ng mas mababa. Kasi sa kasalukuyan, ang kinukuhanan lang ni Sahelco ay sa Masinloc. Parang magiging mixed power siya. Oo, mixed generation. O, generation mix yung tawag yes ni engineer doon. Para medyo bumaba ng konti. Then nag-follow up question tayo sa kanya, is there any possibility na yung taas ngayon ay hindi natataas pa? Yung parang assurance, hindi yes mo hinihintay natin. Kumbaga may price ceiling lang oo dapat. Kasi nga, siyempre, ako, ang punto ko, bakit ko tinanong yon, kasi alam ko pwedeng maging tanong din to ng ating mga kababayan eh. Totoo. Na kung ngayon ay 14 pesos or 15 pesos ang sinisingil, po pwede bang dun na lang wag na yung presyo? Yes. Kasi medyo masakit na sa bulsa. Lalo pero na ang sagot po na nakuha natin ay may portion po doon marin nyo, maaari pa itong tumaas. Walang assurance na ito ay bababa. Not unless, bumaba po yung presyo ng coal sa world market. Doon lang bababa yung nakukuha sa Masinloc. And karirin nyo lang po nung 2019 ng 20 years contract sa Masinloc. So, sumunod na tinanong natin yung pagkukumpara ng sa HELCO sa NECO. Kaya po hindi natin pwedeng diretso ikumpara kasi magkaiba sila ng source. Oo. Iba ang kinukuhanan ni NECO, nabanggit nga po niya sa Aboitiz, geothermal yan. So, yung gine-generate na electricity through geothermal is mababa yung cost ng at production. At least ngayon, Ma'am Norlene, malilinawan sila na kahit magkaparehas ng lugar, iba yung pinagkukuhanan. Yes. Kaya kung makikita natin sa Facebook, ine-explain doon ang kinukuhanan is Aurora to ganitong province. Oo. Yung computation nila na mas mababa pa rin yung tayo kasi same yung pinagkukuhanan. Totoo yun. Yung pagkukumpara niya sis, meron namang reason si engineer bakit ikinukumpare niya yung sa HELCO with the other province like Aurora, yes, Zambales, even Pangasinan and Tarlac. Kasi po, pareho sila ng source which is Masinloc. Mm-hmm. So sinasabi lang nila na minsan mas mataas pa nga doon as compare
dito. Okay. Dito kasi kay Neko, magkaiba sila ng pinagkukuhanan. Kaya si Neko, yung price si niya Neko, hindi doon. Yata siya kumukuha kay Masinloc. Doon siya kumukuha sa mga nagpo-produce ng renewable source of energy. Kaya mas mababa. Mas mababa. Oo. Parang may combination ni hydro at saka ni geothermal, kaya hindi tumataas sa 9 pesos. Actually, oo, kami po ay part ng NECO, kami ni Ma'am Nuris, and nasa halos 8 pesos something, almost 9 pesos, oo, yung per kilowatt hour. Oo, diba? Pero kasi din minsan kay NECO, once na nagtataas sila, nag-a-update sila sa consumer, ano correct yung reason, bakit tumaas, para dun pa lang ma-prevent na agad yung inis katanungan ng mga tao o mga katanungan, okay, ng tao. Kasi sa pagkakataon na to, ang daming nakahang na questions. True. Diba? Na ngayon, mas nalinawan nila bakit ganun. Though, naiintindihan naman natin talaga yung damdamin nila kasi ang hirap naman kitain talaga ng pera. Pero diba? Ma-share ko lang, meron kaming, marami kasi kami na pag-usapan pa ni Engineer Ofcam. Pero sabi ko nga, diba minsan, saan tayo natututo ng leksyon? Bisan based sa experience eh, in a hard way. Kaya nga siguro ngayon, isa na rin sa tinitingnan ng management ng sa HELCO, ng board, ay yung mga alternatives. Kaya lang po, tulad ng pinapakiusap nila, hindi kasi mabilisan proseso yung pinag-uusapan. Tapos, ayan, tulad nila, yung para daw nagtitiis, sabi ni Ma'am Teresita, yung nakapagtiis nga sa babaero mong jowa ng matagal eh. Ito pa nga daw kaya. Actually, kaya po namin to hinihimay para sa inyo. Kasi nga sabi ko, makikita po ba natin na bago magpasko ay po pwedeng mas bumaba? Pero hindi rin po maigarantee sa atin yan. Kasi nga po hindi natin hawak ano yung nangyayari. Kaya nga, pumasok tayo doon sa panibagong tanong na how about the penalty or interest? Mukhang isa po yan yata sa kanilang pag-uusapan sa board, pero wala pang definite and exact action patungkol po dyan. Pero ang isang pinaliwanag sa atin ni Engineer Cesar ay, ni Engineer Ubungin, is tanging sa HELCO na lang yata ang nagbibigay ng 2 months na palugit bago putulan ng kuryente ang isang consumer o member dito. Yun yung noon pa ay nagagawa nila until now. Yung pinakamatagal na palugit. Kasi aminin naman lang natin, sa atin 1 month lang talaga sa NECO. Dito, 2 months lang. Tapos, wala pa siyang direktang sagot na kailan uumpisahan na tatanggalin si interest or penalty. Pero nagawa na daw nila yan before and parang yun yung binabalikan nila ngayon kung paanong action yung gagawin. Talagang inaaral na rin nila. Yes. Kasi kahit sila, sabi nga nila, hindi rin naman sila makakaligtas sa bayad sa kuryente. Ganun din naman. Same din naman totoo sila. Tapos, di ba meron pang mga nagpo-post na may nabasa kasi ko, yung isa, yung bahay na pinapaupahan since May, wala nang nakatira. Yes po. Mm-hmm. Pero nagkaroon ng reading na 100 kilowatts. Walang nagkukonsumo ng kuryente. Tapos meron naman yung isa, pinakita niya talaga yung bill niya, wala nang nakatira sa bahay, 00 na yung previous, yung dalawa, yung magkasunod na buwan, 00. Tapos biglang nung ni-reading siya, umabot ng 500 kilowatts. Ikinwento rin natin yan kay Engineer Ubungin at ang sabi nga niya, kung ganun, pwedeng i-contest, pwedeng idala sa opisina, ipakita, dalin po yung inyong mga papel, pag-uusapan, and kung kinakailangan na tingnan uli yung metro, tinanong ko pa nga, free po ba yan? Free yes, of charge. Kung makita daw talaga na merong problema, free of charge po yun. Kasi yun yung tinitingnan nila na baka po pwedeng ma-review. Yes, kasi di ba minsan meron talaga uncontrollable na nagiging parang problem doon sa metro. So pwede pong ipaniknin nyo sa kanila. Na talagang sobrang laki ng tinaas po. Yes. At isa pong inassure niya kasi syempre alam po natin minsan pag ganyang usapin, pera, mainit ng ulo natin, babayarin. Yung provision yes sa Sahelco kung may help desk kasi po yung hotline nila ay ginagamit pang entertain sa mga call halimbawa na walan ng kuryente, may naputol na linya, yes, mga pang emergency. Yung mga concern naman tungkol sa pagtaas ng konsumo o kaya nagtataka kung alam nga daw po ninyo na ang konsumo nyo ay hindi dapat ganun kataas pero bakit biglang dumoble, nagtipid na kayo ng mga appliances, pwede nyo po ipanik sa kanila. So, nag-provide daw po sila ng isang parang a help desk na pwedeng diretso makausap, maipaliwanag, and inassure niya,
if ever na hindi maging okay yung communication, you can go straight to his office. Nandun po yan sa interview natin. Yes. Ine-entertain po or iwine-welcome po ni Direkto or ni General Manager para po kung sakali po pwede po na magkaroon ng win-win solution sa pagitan ng sa Helco at ng consumer. Yes, and nagbigay nga siya ng hotline. Mukhang kabisado mo dito, Burger, yung hotline. Diyan nga po kung nakita po nila kanina sa interview. Isulat niyo na po yung hotline, di ba? Ni Ma'am Norlene. Diyan po yung 0917 511-1250. Oo, yun. Para mas madaling tandaan, pag dugtong-dugtong, madali lang tandaan yung contact numbers na binigay nila. Pero kung yung concern nga po natin, eh medyo may pag-uusapan ng papel, pagtaas ng rate or what, kailangan puntahan nyo na po sila mismo sa office. Saka kasi para ma-check yung previews, na, mainam yung ledger. Mainam na i-communicate nila para nagkakaintindihan at the same time, masasagot ng diretso yung kanilang mga tanong. Yes. Kasi meron kayong pagkukumparahan, lalo na makita mo yung consistent na ganito lang yung kilowatt na nagagamit mo, tapos na biglang taas. Tapos mataas pa yung charge ngayon. Yes. So, doble-doble po talaga yung mangyayari. Pero kung idadala nyo doon, makalibrate, macheck yung inyong meter, baka sakali po ay masolusyonan. Pero sa ngayon po, there is no assurance na bababa po yung rate nung singil. At yun pong apila ng karamihan, nababasa rin po yan nila director, nila engineer Ubungin na papasukin si Neco. Sabi nga po niya, it's a long, long process kasi may prangkisa tayong pinag-uusapan at hindi naman po kahapon lang nagtayo si Sahelco. Yes, so may mga proseso po na pagdadaanan. Ang importante, parehong manatili po siguro na malamig ang ulo ng isa't isa. Although, ang hirap nga naman kasi kung nakabudget ka na, tapos biglang ang laki nung babayaran mo, we do understand you kasi pare-pareho po tayo monthly, yan ang pinaglalaanan natin. Kasi yung nakaka-surprise monthly, unlike sa internet, fix ka na eh. Alam mo na yung rate na binabayaran mo sa mga ibang bills na binabayaran mo the usual. Yung kuryente talaga yung exciting part lagi. Hindi mo alam yung binubuksan mo. Exactly. Pero kung medyo kabado pa sila na hindi pa dumarating yung bill nila sa bahay, ang sa Helco po, meron din silang online para ma-check po yung bill ninyo. Meron na silang online billing. Makikita nyo pwede na dito dyan. Yes. May kailangan lang po yata doon parang account number nyo. Kasi yung iba ka-office natin, doon na sila nag-check. Kasi para maiyong kaba mo, mawala na agad. Makita mo na. Kaysa hintayin mo yung pero tingnan mo, ito ang uniqueness sa Pinoy. Pababa nga po, yung takbo daw ng takbo yung metro. Ayan. Sabi ni Sir Romel Molar, yung metro namin may problema. Takbo ng takbo. Plano ko kaya, paano ko kaya pipigilan, pipigilan yung para mahabol. Oo, para siguro. Yung di niya mahabol. Ang nakakatuwa pa rin talaga sa Pinoy, kahit na minsan ang bigat na ng problema natin, talagang nagagawa pa rin po natin hanapan ng way na makatawa tayo. Yes. And we salute you for that kasi hindi naman talaga biro yung mga monthly expenses na pinaghahandaan. Kanina nga sabi ni Ma'am Judith, bakit daw kasi nag-away si Ukraine at si Russia? Ipapatulpo daw niya yung dalawang bansa. Oo, pero kidding aside, madiskarte pa rin naman yung mga San Jose nyo. Kasi nagagawa at nagagawa nila ng paraan para makabayad. Hindi nila pababayaan din syempre. Andun pa rin yung pagtitipid, pero hindi totally tinitipid yung mga kapamilya nila, mga ganyang bagay. Kaya lang siguro talaga, mas maging conscious na lang sila sis and Sir Roy. Oo. Doon sa kanilang mga ginagamit na appliances ngayon. Yes, siguro po. Kung talagang pwede naman nasa isang lugar na lang, kung gagamit talaga ng electric fan, magkakasama na lang. Mm. So baka bonding din ito for the family. Another, siguro, ngayon turuan din natin ang ating mga anak, huwag mag-aksaya ng kahit ano na meron sa bahay. Yes. Correct. Kasi nga, nakakadagdag po yun. Oo, tubig, kuryente, lahat yan. So, yung consciousness po natin siguro ngayon mas mataas para makita natin. Pero kasi karami sinasabi nila, tinipid ko na nga ganito, nag-cut na ako ng ganito. Oo. Pero isa po pala sa napag-usapan namin, yung VAT. Yes, yung parang excise tax din sa
naalala ko pa nga, tinanong ko sa kanya yung party list ng Philreca. Nabanggit din ni Sir yung APEC. Ito po yung dalawang party list na tumutugon pagdating sa kuryente. Kung kayang matulungan, maibaba yung tax para kahit papano, makabawas man lang sa ilan. Pero po, lahat ng napag-usapan na yan ay hindi po isang pitik lang. Lahat po yan ay may prosesong pagdadaanan at habang ginagawa po nila yung part nila, gawin din po natin yung part natin, which is monitor ano yung mga gamit na po pwede natin sa ngayon, tipirin kahit papano. I-out muna, maging budgetarian muna tayo ngayon. Kasi nasa disiplina rin po nung paggamit natin kung paano talaga natin matututong matipid yung kuryente natin. Hindi naman biglaan at hindi rin naman po namin kayo tinuturo na tipirin nyo rin talaga yung sarili nyo kung kinakailangan nyo po gamitin ninyo. Pero with a caution kasi alam po natin na hindi na nga pero po sure kung kailan bababa. Pero bantayan din po nila kasi ang nangyayari ngayon na to is possible na magkaroon din ng domino effect pagdating sa business industry. Sa ekonomiya po ng San Jose. Kasi lahat naman ng business ay dependent din sa kuryente. So, ang domino effect niyan, para ma-survive ng mga negosyante, yung kanila din ibang mga electric bill, may tendency, tataas ang presyo, babalik uliyaan sa mga mamimili. So, cycle po yan eh. Cycle po yung pinag-uusapan natin. So, maganda po ngayon, in our own little way, do our part. Saan ba tayo po pwedeng makibahagi na di tayo masyadong masasaktan? And, ito, pakibasa nga Sir Roy, yung sinabi ni Ma'am Virginia Garces Lacadin. Ayan, sabi po niya, yung gusto mong bigyan ng maginhawang buhay yung pamilya mo, pero mahirap ka na, ka na sa mga kailangan bayaran, kaya kailangan mo silang pagtipirin, pero kahit anong tipid, ganun pa rin, mataas pa rin yung bill. Totoo po yan. And yung sabi nyo nga, so sad. So, lagi na lang po natin sigurong hanapin, ma'am and sir, ano po ang blessing in disguise sa mga nangyayari na ito? Kasi po, kung ganyan pa rin ang sitwasyon, ilang buwan pa ang pagtitiis, hanggat wala yung generation mix na sinasabi, pero may alternative. Pwede nga po tayong gumamit ng solar energy, renewable energy. Yun nga lang, bibili ka pa rin ng pinaka-panel mo na gagamitin para doon. So lahat po, siguro maganda pag-usapan sa pamilya, paano kayo magkakatulungan nang sa ganon, medyo po bumaba ang bill. And take note po, baka nanonood din po sa atin si Engineer Ubungin and lahat po ng mga nababasa niya na comment ninyo, pwede po nilang ma-pick up o kung sino po yung taga sa Helco na naka-tune in sa atin, baka sakali po ma-pick up nila lahat ng sinabi ninyo and they will address it sa kanila pong mga pagpupulong. And let's hope and pray na matutugunan po ito ASAP para naman sa ganon mas guminhawa po ang ating pamumuhay sa araw-araw. Yes. And speaking ginhawa, syempre para naman gumaan ang kanilang mga pakiramdam ngayon po, syempre. Dumako na tayo, tita. Oo, para may pandagdag din sila. Sa kanilang babayari. Totoo po yan. O, diba? Hangi daw solar, sabi ni Jerry C. Alberto Pelaez. Oo, ang dami nang nabibili niya sa mga online ngayon na mga simpleng solar lang na pwede nyo na magamit sa inyong mga bahay-bahay. And eto nga po ang GD Radio magbibigay sa inyo ng trivia question para naman po kahit papaano may pandagdag nga po kayo sa inyong mga babayarin ngayong panahon na to, di ba? Correct. Yan, di ba? Pero take lang, note ha, kasi maraming renewable source of energy na pwede nila magamit. Isa na nga dyan yung solar power, hydropower. Yes, yung hydro, katulad ng first gen natin sa Pantabangan, yes. Po, pwede rin po yung wind, kaya di ba may windmill, nagagamit din yun. So marami po. Biomass. Maging creative. So, ayan na nga po. And syempre, bago po ang lahat sa mga nais pong bumili ng produkto ng Dragon Fruit, ipapakita po namin sa screen ang produktong ito. Ayan. Buy fresh online through GT Radio. Kindly message them on Facebook. Joshua GT Radio, Roy GT Radio, Christelle Gabuyo,
Norris GT Radio, Norlin GT Radio, and Nessie City. PM lang po sa mga gustong bumili ng dragon fruit na fresh from the farm. Invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Belaris Communities, located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page, Belaris Communities and Belaris Realty. Live your dreams at Belaris. Choose Belaris Communities. Invest in something that... Eto, we're back! Tawang-tawa talaga si Tito Burger. Medyo nababado siya. Huwag ko na daw muna siyang pagtatanungin ako ano-ano at baka mag-abono po siya. Kasi medyo mahal din po yung bayad sa kuryente para din na siya mag-abono. Yes! And syempre, alam ko, handang-handa na sumagot ang ating mga solid viewers and followers para may pangdagdag sila sa ating pagbayad ng bayad sa kuryente. And bago ang lahat, Choco Burger, ayun, cut off na po tayo sa speed the win. Akala nyo naman, hindi tayo maging speed the win. Siyempre, lahat po ng may sharer badge, kaya umpisa pa lang sinasabi na namin sa inyo, sila po yung mga nakapasok na para sa walo pang natitirang set. Okay, and, sige, Tita, simulan na natin ang ating trivia question. Gaya ng nakagawian, first five sa'yo, Tito Burger. Okay po. So, ang ating unang trivia question, ibigay ang meaning ng Sahel ko. And 3, 2, 1, go! Yes, pa-reply po ang meaning ng Sahel ko. And nandyan po sa ating screen. Kung magagawin po kayo sa San Jose Food Hub, bisitahin nyo lamang po ang, ano po ang pangalan nito? Anong pangalan niya, ma'am and sir, para masabi natin, medyo maliit sa screen. Yan, kaya nakikita nyo po yung mga empanada. Empanada Alabigan. Hello? Ayan. Empanada Malabigan? Alabigan. Alabigan, sorry. Oo. Ayan. Empanada pala kaibigan. Oh. Ayan. Pwede naman friendly, yun, ha? Friendly, diba? Pagkain yan. Sayang-saya. Oo. Dalaw lang po kayo. Diyan po sila nakapwesto sa San Jose City Food Hub. Marami pa po silang ibang merienda. Ay, and nagpa-deliver po sila around San Jose City. Yes. Sino kaya ang una nating mananalo sa unang trivia question o unang katanungan? Ayan, comment-comment lang po kayo sa ating emoji. Oo, sa ating pakuryente. Yes. Comment lang po ang tamang sagot. Yes, ang tanong pa lamang po, ibigay ang meaning ng Sahel ko. Ay, tita, nung wala ka pala, may nag-comment doon. Kailan daw pag-do it si, ano, Sir Noel? Oo nga, hindi pa natin makuha yung schedule ni Paula. Parang masyadong busy. Oo, sino namang nakatama? Yes, chine-check lang po natin, mga kababayan. Mga ka-netizen, mga ka-GT Radio. Pero yun nga po, kapag nagawi po kayo dyan sa San Jose City Food Hub, bisitahin nyo lamang po ang Empanada Alavigan. Oo, palaharang dyan, ano? Sino na ang winner natin? Okay, si Krisa May Membrano. Nanalo siya ng 300 GCash. Ang kanyang sagot ay San Jose Electric Cooperative. Ayan. Okay. Okay. Tumako naman po tayo sa ating pangalawang katanungan. Magbigay ng dalawang klase ng
renewable energy na pwedeng mag-generate ng kuryente. In 3, 2, 1, go! Oo, maraming klase ng renewable energy. Pwedeng, para nabanggit din po ni Ma'am Norlie. Pwedeng matulog, renew agad yung energy. Oo, ako din natulog lang maghapon pagising ko kinabukasan. Umaga na pala. Ikaw, tita. Oo. Tatanungin kita. May tanong mo. Anong sagot sa number 2? Ang sagot sa number 2, maraming klase yan. Sabihin ko na po ba? Reply po kayo ha, dun sa pakiblat effect na emoji. Reply lang po kayo dun. Alam nyo, bibigyan ko po kayo ng clue, mga kasano sa inyo. Oo. Wala pong sagot na Engineer Cesar, hubungin sa 10 tanong. Sure po ako dyan. Sana magsabay tayo. Ayun, parang meron na akong nakikita, Tita Berg. Sino, Tita Berg? Dalawa lang. Pwede dalawa lang. Dalawa lang. Para di naman sila masyadong hirapi na makapayad naman sila agad sa bill. Baka due na bukas. Renewable po ah. Renewable energy. Yes. Nagagaling sa kapaligiran. Ayan. Medyo kitikiti tayo sa part na yan. Ito Burger. Ayan, congratulations. Wala. Natawa lang ako. Tignan mo kasi, Tito Burger. Sorry. Ala, Diyos mayo. Ayan. Alam niyo ako baka tawa. Baka may pumutok na kuryente sa lalamunan ko. Natawa ako. Ha? Pa? Ah, sa kidlat-kidlat? Oo, sis. Para daw ako mapil naman natin kidlatan. Oh. Ayun! Ayun, ako tinamaan ako doon. Yun ah! Oo. Pag ikaw tinamaan ng kidlat, anong gusto mong kapangyarihan? Ano? Maging invisible. Bakit? Para ano, hindi nyo ako nakikita kung ano-ano gagawin ko sa inyo. Ayan, dami na nalo na Ayan, si Burger. Ayan, congratulations po sa ating pangalawang katanungan, si Ma'am EJ Agustin. EJ Agustin? Yes, ang sagot niya nga ay solar at hydropower, Tito Burger. Ayan, congratulations po. Dumako naman po tayo sa ating pangatlong katanungan, sa ang planta kumukuha ng electric energy and sa Helco sa kasalukuyan. Ang sa Helco. At, oo, typographical, understandable. And 3, 2, 1, go! Saan po kumukuha ng electric energy ang sahel ko sa kasalukuyan? Ikaw dito, Berga, pag tinamaan ka ng kidlat, ano gusto mong power? Ano? Solar power. Apoy. Dahil? Ha? Para saan? Kaya muna. Siyempre, pagka na humiling ka ng kapangyarihan, may paggagamitan ka. Para sa mo gagamitin yung apoy? Ilan bang apoy sa bahay mo? Para sa ano? Para sa malalamig na nararamdaman. Ah! Malalamig na gabi, mga ganyan. Mga December siguro. Hidlatan ka. Ayan, sino Oo. Po? Uti-uti pang hinahanap, Tito Burger, nandun yung paghahanap. The search is all over there, but the lapping session is over here. And congratulations po kay Sir Jordan Berdilio. Hindi ako nang sasagot doon. Ang tama niya ang sagot, Tito Burger, ay Masinloc Coal Power Plant. Oh, sino ka dyan? Congratulations po. Nanalo po kayo ng 300 Gcash. And sa ating pang-apat na katanungan, saan located ang Masinloc Power Plant? And 3, 2, 1, go! Saan po located yan? Reply po kayo ha, mga Kajito Radio. Kailangan naka-reply po tayo. And sa lahat po ng nag-entry na ng TikTok, cut off na po tayo bukas ha. Oo. Last na po bukas. Yes. Ito na ang inyong TikTok. Pero hanggang bukas lang muna yung TikTok natin, Tito Burger. The following week, iisip ako ng panibago. Ano kaya yan? Tik-tik.
Maiba naman. Oo. Sino kaya? Magre-record sila ng sarili nila, kakanta sila. Oh, pwede naman yun, no? Oo. Hindi, puro, ano, puro dubs, masyampeg, ganyan. Ibigyan ko siya sa kanyang hilig, ang gusto niya. Ay, napakagaling ng tita. Oo, oh, parang di tayo duman sa isang kumpulsyon. Parang di tayo na problema ng dalawang araw na nagtulog lang tayo. Oo, hinahanap pa po natin kung sino po, oo, yung may pinaka tamang sagot, syempre. Ayun, and syempre, advance happy birthday, tama po ba? Asya yun, advance happy birthday din po, and congratulations kay Ma'am Cyril Calano. Uh-oh. Ang kanyang sagot ay sambale. Yes. Congratulations. Congrats. Po ng 300 Gcash, may panghanda na. Oo. Ikaw naman, Tito Burgo, sa last question, syempre. Okay. Sa ating panglimang katanungan, ano ang ginagamit ng Masinloc Power Plant sa pag-generate ng electric energy? And 3, 2, 1, go! Go! Alam na si Tito Burger eh dating ano to, sex bomb. Si kung sex bomb ka, sino ka sa sex bomb wala dancer? Wala nga akong kilala sa sex bomb eh. Si Jopay, si Ira, si Rochelle. Jopay. Bakit? Eh para ano? Eh ba Jopay? Ay, Jopay. Pinagsawaan! Para magkaroon ka din ng pie. Oo. Totoo. Masarap na ba kasi pie, ate? Oo. Strawberry pie. Mapag-asab kasi yung isa dun sa likod ng mga pie eh. Oo nga, just... Eh, nandiyan po sa ating screen ang produktong dragon food, fruit. Fresh from the farm. Wow. Talagang napakasarap niyan, tita. No? Ay, wala ka pa nga... Andito ka, ay wala nga. Oo, pero sayo. Bibili din ako. At Tito Burger, maraming salamat po sa mga nag-purchase na ha, nung nakaraan. Oo, totoo po yan. Thank you po sa inyo. Thank you so much. Oo, pamain dragon fruit. Ay na naman tayo. Oo, ayaw na ni Tito Burger. Small. Is small? Oo, small to medium po yan, 60. And large po ay... 80 pesos. Yes. Ayan, mga katikim na po kayo ng napakasarap na dragon fruit. Fresh. Saka, ano, worth the buy naman, Tito Burger. Oo, totoo naman po. At masarap talaga siya. Manamis na miss siya, in fairness. Yung bakas talaga totally walang lasa eh. Manamis na miss. Kukwento ko ano, nung kumain nga kami ng Tita Burger, eh talaga si Sir Josh eh. Oo, talaga. Si Kuya Next Gen. Si kilala Next. Siya sa bansag na... Kuya Next Gen. Baby Ama. Baby Ama. Sorry. Sorry. Congratulations po kay Ma'am Sheila May Macabitas de Guzman. Ayan, congratulations po. Ang kanyang sagot ay cool. Kaya naman, Tito Burger, eto na po ang ika-anim na katanungan. Ilang taon na contract sa pagitan ng Sahelco at Masinloc Power Plant? In 3, 2, 1, go! Parang edad ko yan, Tito Burger. Oo. Edad ko yan noon. Oo, alam ko na eh. Edad ko yan. Mga ganyang edad ko, Tito Burger, ano, maliit pa ako talaga. Medyo lumakalaki pa ako nito. Alam ko na lang, susunod sa'yo eh. Oo. Dati medyo ganito lay height ko, Tito Burger. Oo, na yung tiki-tiki na anak ko, tinikmang ko rin naman eh. Nakatulong din. Oo. Nahatian ako, oo. Oo, tsaka kaya pa naman palang iangat yung buhay ko nang hanggang dito. Masaya po, ano. Di sila makareact, syempre concentrate sila sa pagsagot. Pero Tito Burger, kung mababago mo yung height mo, anong height? Para? Hoy, gusto mag-basketball? Marunong ka mag-basketball? Ay, parang original ah. Ay, ang ganda. Pili ko na shoot mo yon, baya 3 points. Kaya lang
eto muna Tito Burger, nanalo siya. Congratulations sa iyo, Ma'am Judith Dulatre. Ang sagot ka ay 20 or 20 years. Congratulations po. Oo, magbabatiri yan siguro bukas. Kakausapin ko muna. And eto na ikapitong katanungan. Anong taon nag-renew ng contract ang sahel ko sa Masinloc? In 3, 2, 1, go! Isang pause natin ito, Burger, ng player. Ay, parang original talaga. Piling ko 3 points yun. Thank you so much. Oo. Piling ko talaga. Ikaw nga, tita, syempre dati nung mga nag-aaral pa kayo, meron mga babae na nagbabasketball. Ikaw, oo. Di paano yung dribble-dribble mo? Muse ako. Ay, muse ka? Oo. Pwede naman yun, ha? Kahit bago sumabak ng muse, opa. Ay, napakaganda ng... Oo. Simplehan lang natin, sabi ko. Medyo... Paano, tita? Medyo ba... Medyo haragan, ganun. Yeah. Kasi sa kanto kami naglalaro. Talagang yung... Ano, no? Yung simento ay talagang... Oo, Tito Burger, basag-basag. Oo, basag-basag. Hindi talaga siya makisunin. Kaya si Mark Villar inaayos niya ngayon. Yan tahimik yun. Lang. Oo. Pero Tito Burger, kung ano, magiging, ano? Talagang binabarbie ka dito, ah. Binabarbie-barbie. O, Tito Burger, dahil sa barbihan na lang din ang usapan. Congratulations sa iyo, Barbie Regine Inigo Marsonia. Ang tama nga po sagot ay 2019. At ito na nga mga ka-Barbie. Ilang megawatts ang kinukuha ng sahel ko sa Masinloc? In 3, 2, 1, go! Puro numero tayo ngayon. Parang edad ko yan. Oo. Nung, dati. Oo, dati rin. Dati. Nung kalakasan mo pang maglaro. Oo, talaga. Naging ano pa? Naging posikat na. Ayan. Oo, ano, Noel? Ayan. Ganon! Yung parang di ka dumaan sa kumbulsyon. Oo. Pero mamaya may pag-out nito talaga, pawisan na naman po, Diyos ko. Oo, medyo asim... Asim-asiman tayo dyan. Biro nyo, parang hindi lang dumaan talaga sa kumbulsyon si Dito. Oo, hindi nyo lalang pinagdaanan ko. Oo. Limang kumot. Sayang mo yun, bata ka. Huwag kang ano, panggap. Eto na Tito Burger. Barbie pa rin yung nanalo. Oo. Congratulations sa'yo, Carmela Joy Salinas. Ang tama nga pong sagot ay 15 megawatts. Kaya naman, eto na Tito Burger ang ikasyam. Yes. Kailan kinapanayam ng GT Radio Team si Engineer Ubungin na General Manager ng Sahelco? In 3, 2, 1, go! Ayan, Tito Burger. Kapanahonan mo yan. Hindi ko alam ma-step niya, Tito Burger. Alam mo yan? Mapag-tap-tals ako, Tito Burger. Ayan, sabi na tayo, tita. Hindi ko nga alam yan, Tito Burger. Ano? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi nga. Ay, na-chorus na, tita. Ayan, meron na ba? Wala pa. Ay, talaga naman, ano. At buti wala namamansin sa comment section, ha? Oh, di ba? Si tita talaga, napakagaling talaga sumayaw niya. Oo. Hindi na po talaga kami kakanta. Sasayaw na lang kami. Oo. Napakako na po namin dito, Burger, nag-blood compact po kami, di na kami kakanta. Kahit anong question pa yan, kahit sino pa yung mag-request, wala. Totoo ba? Uh-huh! Baka mamaya may mag-request ng ano. Ay, sige po. Hindi na po talaga. Eto na, Tito Burger. Yeah. Parang birthday nito ngayon. Birthday girl siya. Yan, happy happy birthday. Uh-huh. And congratulations po. Kay Ma'am Katrina Amarillo Gaygay. Congratulations po. Nanalo kayo ng 300 GCash. Ang tamang sagot niya ay July 5, 2022. At eto na nga po ang ikasampong katanungan. Ano ang hotline number ng sahel ko? In 3, 2, 1, go! 11 digits po yan. Go, go, go! Thank you.
po na sa help ko. Contact number po nila. Oh, parang tinatype nyo, kinocomment nyo na yan kanina, oh. Pa-Harlem. Nag-Harlem ka ba no high school? Yun. Siyempre di... Itong Barbie talagang nasa harapan natin eh. Sabi ko sa inyo kanina, isulat nyo na po. This is the hardest question ever that made in the Philippine television history. Wala ko nakaano yung number. Ay, given ha? Open notes? Akala ko nakaano. Pero may nakakasagot kasi sinulat nila. Huwag nyo naman po silang i-text, may maya't maya ah. Ayan, Tito Burger, ibigay mo na. Ayan, congratulations po kay Ma'am Eprilin Prado Marzan. Congratulations po, nanalo po kayo ng 300 GCash. Dahil ang sagot nga po ay nasa screen na, Tito yes, Burger. Yes, 0917511250. Yes, at dadako naman po tayo sa pinakabagong segment ng GT Radio, ang tinatawag nating iikot mo ang roleta. Wow, Tagalog ngayon ha. Bago iikot yan. Iikot mo ang roleta. Oo, iikot mo ang roleta. At sa iikot mo roleta, ang mga nakapasok nga po dito ay syempre may sharer ba? Yes, totoo yan. And dapat nakatag din talaga sila sa kanilang mga kaibigan. Oo, 33 million friends. Yes, yan. Kung meron kayong million na friends, itag nyo na, huwag na kayong mahiya. Oo, dyan yung masusubukan yung friend nyo kung iaantag niya yan. Oo, or magagalit. Oo. Gusto na mag-message niya, huwag mo na akong itatag sa ulitin. Pero hindi niya alam na dahil sa pamamagitan niya, nananalo ka. Totoo yan. Ayaw nila yun, nanalo ka, no? Dapat maging masaya sila. Oo. Pagbatas, favorite ko talaga yun eh. Secure and sensible. Oh, a lot in the original Tito Burger yung panginginig mo, ha? Na-tritis ka ba? Meron. San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9988. Like and follow our Facebook page, Belaris Community and Belaris Realty. Lahat ng pinag-play niya, favorite niya lalo ni Jumbo. If you're doing at Belaris, choose Belaris Community. Ay, pusigata. Invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Belaris Communities. Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9988. Affordable yet delicious, kaya naman po mga kaji the radio, buy na po kayo hanggat meron pa. Diba? Live your dreams at Belaris. Kami pa mapapatunay sa inyo na hindi po ako bumalik. Yes. Ang therapeutic claim na sure, secure and sensible. Own a lot in Belaris Communities. Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page, saan itatakda na ang kapalaran ninyo. Live your dreams at Belaris. Choose Belaris Communities. Invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Belaris Communities. Promote ko lang pa sa gusto bumili ng ticket ng Lainey. Meron po ako pero general admission lang. San Jose City, Nueva PM nyo lang po ako sa gusto pumanood ng Lainey Concert November po yan. Meron po ako isang ticket. Samahan nyo po ako, bilhin nyo na po yun. November pa pala. At least makakapaganda sila. Pero general admission po siya. Sino po ba ang fans ng Lainey dito? Meron po ako isang ticket na available, general admission. Secure and sensible. Own a lot in Belaris Communities. Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija.
for inquiries and private viewing, message us directly at 0917-226-9668. Like and follow our Facebook page, Bellaris Communities and Bellaris Meals. Pero before that, Tito Burger, na isama po muna natin kapag nasa school ka pala siya. Bellaris Communities. Contact nyo lamang po or message po sa Facebook, Joshua Jeter Radio, Roy Jeter Radio, Crystal Gabuyo, Doris Jeter Radio, Norley Jeter Radio, and Lessin City. San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page, Bellaris Communities and Bellaris Real. Ay, nais na po ang ruleta ng kapalaran, mga kaibigan kong GT Rager. Bellaris Communities. Invest ano in daw? Something that is sure, secure, comment, sino po? Sensible. Sino po dyan? Wala po yun. Sayang lang. Ano daw? Located at Barangay Santo Niño 3rd. Di natin mabasa yung mga kakomentan. Ito. Sige, dito Bergani. Ganito tayo mo na yan. Message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page. Kaya pipilis daw magsasagot. Enjoy watching na lang po dito yun. Realty. Live your dreams at Bellaris. Choose Bellaris Communities. Invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Bellaris Communities. Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page. Huwag po kayo mag-away-away sa comment section kung may concern po kayo sa bawat isa. Live your dreams at Bellaris. Choose Bellaris Communities. Invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Bellaris Communities. Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Diba? For inquiries and private viewing, message us directly at 0917-826-9668. Live your dreams at Bellaris. And sabi ni Ma'am, Bellaris Communities. Yung ang bibilis invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Bellaris Communities. Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. Huwag na po natin pansinin niya mga ganyang bagay-bagay. Dapat happy lang tayo, syempre. 0917-826-9668. Like and follow our Facebook page. Okay na, ayan. Community. Dito Burger, okay na. Ating wheel, wala lang ang i-spin natin na set items. Yes, dahil marami na naman tayo mabibigyan sa ating set items. Talaga naman, grabe. Nanood ka lang, syempre, at syempre, community. Malalaman kang Located at Barangay Santo Niño 3rd, San Jose City, Nueva Ecija. Ready na? Ready na? Ready na kaya iikot mo na ang ruleta! Oo, hindi pala namin alam, ready na pala. Like and follow our Facebook page, Bellaris Communities, ayan. Wow, congratulations po kay Ma'am Jenny C. Pilaez! Nanalo po kayo na! Set! Items! And ito na po ang pangalawang, spin the wheel! Sensible. Own a lot in Bellaris Communities. Bumalik agad yung ruleta, ha? Ang bilis ng karma ng ruleta. For inquiries and private viewing, ayan na, Tito Burger. Congratulations, Kai! Kay Ma'am Elia Sumera, nanalo po kayo ng like set items! Ito na, pangatlong, spin the wheel!
Live your dreams at Bellaris. Choose Bellaris Community. Ayan, Tito Burger, invest po in something that is sure, secure, Roleta, and sensible. By chance. Oh. A lot in and congratulations Community. Po kay Ma'am Valdez Jovilin. Nanalo po kayo ng set items. Kaya naman sa ating pang-apat. For inquiries and private viewing, message at and hello po, Sir Arnel Agustin. Ako, hindi ko pa na-upload yung gawa niya sa akin. Sa mga nais pong mapagawa ng kanilang charcoal painting, kahit anong klase ng painting, go lang po kayo kay Sir Arnel. At Bellaris. Choose Bellaris Community. And sa ating pang-apat, congratulations invest po kay Ma'am Sanita B. Guzman. Secure and sensible. Congratulations yes. Own a lot in Bellaris Community. Okay. Si located at Barangay Sanita. Valdez, Jubilee yung pangatlo. Pang-apat si Sanita. For inquiries and private viewing, ito pang-lima na to. At 0917-826-9668. Congratulations and follow po our Facebook Julie page, Rose Bellaris Zaba. Community yes. And Bellaris Wheels. Ito na po ang pang 6 pin the wheels. Sanita na pinin mo, Sanita. Choose Bellaris Community. Sanita, namin na invest in something that is sure, secure, and sensible. Own a lot in Bellaris Communities. Ay, napaka-pog ka naman. Congratulations po, Cruz Allen. Yes, congratulations po kay Sir Cruz viewing, Allen. Manalo po kayo ng set items. Kaya naman sa ating pang 826-9668. Ayan, kaya spin like the wheel mo na yun. Bellaris Communities and Bellaris Wheels. Wow, sabi niyo Ma'am Jenny, so may remembrance na rin si Dito Reyes. Oo, mga finally, di ba? And sabi niyo Ma'am Jubilin, yay! Still nanonood pa rin. Thank you so much po. And maraming salamat po. And ito na nga. Congratulations po kay Ma'am Mari Vic Natividad. Congratulations po, nanalo po kayo ng set items. So dito na ang panghuli, Tito Burger. Kaya iikot mo na ang ruleta. Sabi ni Ma'am Nelia Sumera, thank you po. Like welcome, Ma'am Nelia Sumera. Bellaris Community. Ito na dito, Burger. Leave your dreams at congratulations po. Bellaris Community. Kay Ma'am Rose Marie Gomez. Nanalo po kayo na ang set items. So nanalo po na 10 ng ating GCash na 300 sa trivia question. PM lamang po kay Joshua GT Radio. And sa nanalo naman po sa ating Spin the Wheel at Early Bird. Ganun din po, PM din po kay Joshua GT Radio. And sabi ni Sir Romel Molar na nabubulot talaga ako sa L. Baka bukas po mamamalengke kayo sa wet section po. Fresh na isda galing Dakupan. Sa amin na po kayo mamili. Brenda Store, fresh po. Araw-araw ang isda namin. Hanapin lang po si Ma'am Brenda. Salamat po mga ka-GT Radio. Oo nga. Tangkilikin po ninyo. Katulad kanina, no? Yes po. That's right. And ayan na nga, maraming salamat po sa lahat ng nakinood, nakinig, at syempre nakikomento ngayong yes, totoo hapon yan. Hanggang gabing ito. Oh. Yulago. Yes. Ayan, sabi nga po, ayan, hello po, magandang gabi po kay Ma'am Abby Daniega Paulino. Oo, hello po, Ma'am Abby. Solar, renewable energy. Totoo po yan. Oo. Totoo po.
Yes po. Hospital, take note po, meron tayong mga diretso na programa na pwede ninyong lapitan. Inire-refer po namin kayo. Katulad na lamang po ng tanggapan ng ating minamahal na Congressman Joseph Yulago, dito po ay so ulitin ko lang po, doon po sa mga kasama natin na nagko-comment and nagsasabi na hindi nasasayang ang kanilang oras at panahon sa pag-stay sa atin, maraming maraming salamat po. At doon naman sa mga nagre-request na katulad ng mga assistances na binibigay po natin noon, kung hindi nyo po napapanood yung mga nauna nating episode, sinabi po natin na meron po tayong mga ginawang mga pagbabago, may mga adjustment po tayo. So sa kasalukuyan po, ang atin pong pagtugon ay depende po sa pangangailangan ng ating kapwa. Of course, we want to help you but we need to prioritize also sino po yung masigit na nangangailangan. Sa kasalukuyan, marami po ang mga lumalapit lalo na patungkol sa medical assistance. Lagi po naming ipinapayo sa inyo, nire-refer po namin kayo, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa opisina ng atin din na minamahal na Congressman Joseph Yulago. May mga mag-entertain po ng pangangailangan nyo, lalo na po kung kayo ay naka-confine sa PJG Kabanatuan at sa Baguio General Hospital, meron pong diretso na tulong na matatanggap mula sa ating Congressman. At kung dito naman po kayo sa ating lokal na lungsod, alam ko po may programa din ng ating LGU, bakit hindi nyo po subukan na lumapit? At kaya nga po ang bawat bayan, ang bawat city ay merong CSWD, City or Municipal Social Welfare Development Program. Sila po ang isa sa tutulong. Dalawa po ang ospital na meron tayo, hindi po lahat ay matutugunan ng GT Radio. Pero kung kayo po ay may iba pang pangangailangan, subukan po natin lumapit sa mga kinauukulan. Yun lamang po. At sana naintindihan nyo po na ang GT Radio ay hindi po lahat kayang sakupin. Kahit ano pong yakap ang gawin natin, magtulungan po tayo. So good vibes lamang po tayo, lalo na sa mga na kasama po natin na naniniwala na ang GT Radio ay magdadagdag po sa inyo ng kaalaman. Maraming maraming salamat po. Yes, at ang GT Radio po ay magbibigay din ng kasiyahan, inspirasyon, syempre, kaalaman. Yes, at syempre po. Pero bago ka magpaalam, sir, sabi ni Ma'am Jenny C. Pelaez, pakiflex nga daw yung set items. Yes, syempre ito nga po yung ating set items. Nandito po ang ating, syempre, t-shirt with face mask and syempre ang ating Rosary. Ayan, natin gumagabay sa ating pang-araw-araw. At kasama ang ating bag. Ayan po ang ating set items. Ay, yung umbrella, wala na po. Sabi ni Sir Noel Quintero, wala na po ba yung umbrella? Sa ngayon po, wala. Ito po muna ang bag dahil back to school na tayo. Yes. And syempre po, kami po ay muli magbibigay. Hindi kami magsasawang magbibigay ng kasiyahan. At syempre po, katuwang sa pagbibigay ng serbisyo na galing sa privado. Ako po ang inyong Tito Burger. At ang GT Radio po ay kasama nyo na magpapatuloy para sa sinasabi natin at tinatawag natin na moving forward. Samahan niyo po kami muli ngayong darating na Friday sa isa na namang inspirational na kwento. So, ingat-ingat po dahil po ngayon ay medyo maulan.
Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama. Tipid-tipid na po ng kuryente para bababa ng kahit papano ang ating mga bill. So magandang magandang gabi po and thank you so much. Paalam! God bless everyone! In everything you do, always give your best shots. Ako lahat ng ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. Kung hindi sapat yon sa client ko. Nagtiwala sa akin, in-endorse ako kay Mr. James Bilago. Then, ayun, siya po yung kauna-unang client ko sa Everest event. Actually, sobrang saya kasi James Bilago yan. Sino, parang hindi naman sa akin ako kay sarili. Pero Sir James yan, nakilala ko siya napakabait na tao, matulog na tao. Sobrang mahinahon. Sabi ko, bakit ako? Ang dahil naman magagaling sa akin. Mas magagaling pa sa akin din sa sana si bakit ako. Simple lang na tao na hindi rin naman. Actually, minsan, nagugulat sila, nakikita nila ako na, ay, kayo po pala may ahari ng MS events kasi usually naka-short lang ako, t-shirt, short, chinelas lang din ako pag nagsiset. Hindi rin naman ako yung gagayak lang ako pag kinakailangan na pagkulang ako sa coordinators. Then, yung time na nagsiset up ako, sobrang, alam mo yung, kailangan ko bigyan yung isa. Kailangan kong paglaro kasi ito lang yung kaya ko, ito yung kaya ko. Binigay ko talaga yung paano man kaya kong ibigay. Then natutuwa naman ako kasi sobrang na-appreciate naman na yung setup namin. Pina-extend pa kasi ng isang araw yung setup namin. Hanggang sa second debut ng anak niya, Miss Lara, ayun, kami ulit pinagkatiwala ulit sa MSU Benz yung pagsisetup sa kanila. Ang magagandang feedback na dumarating. Pero minsan may dumarating din ang mga negative feedback. This is nagiging lesson din sa amin para pagbutihin, mas pagandahin, at ayusin yung service namin sa ibang tao. May kanya-kanya tayong views ng maganda at pangit. Sa akin bilang stylish kasi maganda sa akin. Pero sa iba kasi hindi pwedeng maganda din. Pwedeng makita nila na pangit. Ayun. Pero sabi ko nga, meron kasi akong motto every time na gagawa ako, nagtatrabaho, kahit ano man yung gagawin ko. Sabi, in everything you do, always give your best shots. Ako lahat ng ginagawa ko, binibigay ko yung best ko. Kung hindi sapat yon sa client ko, humihingi ako lagi ng pasensya. Every time, after ng event, mag-message ako sa kanila. Humihingi po ako sa pasensya sa anumang pagkukulang po namin sa MS Events, sa lahat po ng service na pagkukulang namin. Lahat po ng service na ino-offer ko. At yung buong team ko, hindi lang po ang MS Events styling and coordination, buong team ko po. Kasi I consider as my family po kasi sa akin. The sounds, the lights, photographer, hater, mga coordinator ko, mga stylist ko. Pamilya ko po sila kasi hindi ko lang sila kasama sa trabaho. Pamilya ko na rin po kasi sila. At yung barrio ko, kita ko kasi gusto kong bigyan yung mga tao sa bahay ng magandang kasal, magandang ayos. Kasi di ba, once in a lifetime lang tayo kakasal, once in a lifetime lang tayo magde-debut, once in a lifetime lang mag-birthday yung bata. Bakit hindi bibigyan yung best para sa kanila? Para maging memorable naman yung experience na kasi sa araw, na special na araw. Bakla, hindi bakla lang. Hindi pa rin po ganun katatag ang support ng society sa amin. So, meron pa rin pong nakakaharap. Meron pa rin pong mga tao na nakakaharap na humaharap ng opresyon, ng abuso, at sa pagdaan po ng, syempre, ng mga taon, palakas po ng palakas ang mga dinig namin. Sigaw na we would just have to have basic human rights. So yun lang ang pinag-alaman. Yung tawag ko sa kanya, bakla, no? Pero ang kanya pong preference ay transgender. So kailangan nga po talaga ng education na marami pong array ng gender preferences na hindi lang bakla. Ako ay bakla, hindi bakla lang. Kasi lagi po kaming ina-underestimate, parang nilalagay po kami sa pangalawa na hindi naman po dapat. So dapat po pantay-pantay. Hindi naman po porkit na bakla kami,
ay mahina kami, hindi naman po porkit na bakla kami ay wala na kaming masyadong magagawa, hindi naman po porkit bakla kami ay hindi na po namin kayang gawin ang mga kayang gawin ng mga straight na mga tao. Ano yun? Yelo nga po.